Ashton loves Misty so much, kaya hindi niya matanggap na hindi siya maalala ng babae. Yes, in love siya sa babaeng dati ay kaibigan lamang ang kanyang turing, kaya masakit pa rin sa kanya na kada magkakaharap sila ay iba na ang turing nito sa kanya at hindi na gaya ng dati. Kaya ginawa niya ang lahat para manatiling malapit sa kanya si Misty. Kinuha niya itong sekretarya sa kanyang kumpanya. In that way, ay masusubaybayan niya pa rin ito. And it hurt so much na malapit ito sa kanyang mga empleyado ngunit hindi sa kanya. Maibabalik pa ba ang mga alaala? O habang buhay na lamang niyang tatanggapin na hindi na siya maaalala ng babaeng pinakamamahal niya at hahayaan itong maging masaya sa piling ng iba? Tatanggapin niya na lang ba na hindi sila para sa isa't isa? Tunghayan natin ang kwentong pag-ibig ni na Ashton at Misty. Napakuyom ng kamao si Ashton habang nakikita si Misty na kausap ang isa sa kanyang empleyado. Gusto niyang lapitan ang mga ito at suntukin ang lalaki. Pero natatakot siya. Natatakot siya na baka matakot sa kanya si Misty, na baka bigla na lamang itong mawala sa kanya. Kitang-kita ng dalawang mata niya kung paano nito ngitian ang lalaki. Eh samantalang pag sa kanya ay tila lagi itong takot. Mukhang ang napipilitan lamang din ito na magtrabaho sa kanya. Namimiss niya na ang dating ito nung naaalala pa siya ng babae. May gusto ka ba sa lalaking yun? Pagtatanong niya kay Misty nang nakabalik na ito sa kanyang opisina. Sino po ba yung tinutukoy niyo, sir? Tanong ng babae sa kanya, ngunit hindi niya magawang tignan sa mga mata. Never mind. Yun na lamang ang kanyang nasabi. Baka kasi makapagsalita pa siya ng masama o hindi maganda. At ayaw niya iyong mangyari. Baka lalong ma-turn off sa kanya si Misty. Habang nagtatrabaho si Misty, ay alam niyang may mga matang nakatuon lamang sa kanya. Ang nagmamay-ari ng dalawang matang iyon ay ang kanyang boss na itinuring niyang weird dahil sa mga kakaiba nitong tingin na para bang matagal na silang magkakilala. Ayaw niya sa kanyang boss dahil sa bukod sa masungit ito ay masama pa ang ugali. Palagi nitong sinisigawan ng mga kapwa niya empleyado sa tuwing ito ay nagagalit. Masyado rin itong matanong pagdating sa kanya na hindi naman niya nagugustuhan. Total ay sekretarya lang naman siya nito. Dapat ay wala itong masyadong pakialam sa kanya. Kung pwede nga lang ay mag-resign na siya sa kanyang trabaho, ngunit hindi pwede dahil iyon lamang ang bumubuhay sa kanya. Lalo pat wala naman siyang pamilya. Mayroon din siyang amnesia at hindi niya alam kung babalik pa ba ang mga nawala niyang alaala. It's lunchtime. Sumabay ka na sa akin. Seryosong saad ng kanyang boss. Pero hindi niya ito pinansin at nagtuloy-tuloy lamang sa kanyang ginagawa. Ayaw niya itong kasabay pero hindi niya magawang sabihin dahil siya ay natatakot. Dahil natatakot talaga ito. Stop working and have lunch with me. Muli nitong sabi. Busog pa po ako. Sagot niya naman dito. Busog ka pa o gusto mo lang kasabay yung lalaking yun? May dating nitong tanong. Ano po bang pakialam niyo kung sinong gusto kong kasabay? Hindi ko naman po kayo BF, kaya wala kayong karapatan na pakialaman ako. Matapang yung sagot sa kanyang boss. Napatayo na rin siya. Right, I don't have the rights. Tsaka ito umalis ng sarili nitong opisina at naiwan siya sa loob. May pagka-weird talaga ang kanyang boss. Nang matapos siya sa ginagawa ay umalis na siya sa opisina ng kanyang boss. Sakto naman na nakita niya si Duke at Mary, ang mga kaibigan niya roon. Alam niya na may gusto sa kanya si Duke, ngunit hindi niya na lamang iyon pinapansin. Misty, ililibre ka daw ni Duke, sabi ni Mary. Tumingin siya kay Duke na parang nahihiya pa ito. O sige ba, hindi ko tatanggihan yan. Napatili naman si Mary dahil sa labis na kilig. Sabi kasi nito ay bagay na bagay daw silang dalawa ni Duke. Masayang nakikipagbiruan si Misty kay Duke at Mary habang sila ay kumakain. Ang ibang mga empleyado nga ay napapatingin na lamang. Nakikipagkwentuhan lang naman siya sa mga kaibigan niya kaya anong pakialam nila. Samantalang si Ashton ay bumalik na sa kanyang opisina. Lumabas lang naman siya kanina dahil tumawag ang kanyang mami at may sinabi lang. Umorder din siya sa isang restaurant para sa kanilang dalawa ni Misty. Ngunit pagbalik niya ay wala na roon si Misty. Ano pa nga ba? Mukhang ang mas gusto nitong kasabay ang lalaking yun kaysa sa kanya.
Maya-maya pa ay may dumating si Nikita, ang isa sa mga babaeng may gusto sa kanya. Galing din sa isang mayamang pamilya at gusto din ng daddy niya para sa kanya. Dahil bukod sa maganda, ay mabait din daw ito na parang katulad lamang ni Misty. Pero para sa kanya, ay walang kapantay si Misty. Nag-iisa lamang ito sa kanyang paningin. Tito Gray told me na samahan daw kita mag-lunch dahil wala kang kasabay. Mahinhin pa nitong sabi, "I don't need you here, so you may go now." Walang kwenta niyang sagot sa babae. "Ash, ako na lang kasi. Kayang-kaya ko namang gayahin ang lahat ng tungkol sa kanya. Wala kang kailangang gawin. And don't call me Ash. Isa lang ang pwedeng tumawag sa akin ng ganyan. She can't remember you nga, diba? At baka hindi ka na rin niya maalala. Just accept that." Bigla nitong sabi. Nang makita ang kanyang naging reaksyon, ay agaran din itong binawi ang sinabi. "I'm sorry, I didn't mean to say that." At bigla itong lumapit sa kanya at yumakap. Kasabay noon ang pagpasok ni Misty. "I'm sorry sir, lalabas na lamang po ako ulit." At lumabas na nga ito, tsaka niya na lamang na itulak si Nikita. "Umalis ka na," sabi niya sa babae. "Ikaw lang ang gusto ko, Ashton." Iniisip niya kung paano magpapaliwanag kay Misty. Pero may pakailam ba naman ito sa nakita? Kasi sa nakikita niya ay wala naman itong pakailam. Misty point of view. Ewan ko ba kung bakit iba yung nararamdaman ko nang makitang may babaeng nakayakap sa aking boss. Wala naman akong gusto kay Sir Ashton. Marahil ay nabigla lamang ako. Kung maglalandian kasi sila, eh bakit kailangan pang sa kumpanya? Eh may iba namang lugar. Tsaka paano kung iba ang nakakita? Inaamin ko naman na bagay sila ng babae. Parehas na galing sa mayamang pamilya. Hay, bakit ba ganito ang sumasagi sa aking isipan? Ano namang pakailam ko? Isa lang naman akong sekretarya na minsan na pinakakitaan ng weird na kilos ng boss ko. Nakakatanga naman kung sasabihin ko na baka may gusto ito sa akin. "About sa nakita mo kanina," sabi sa akin ni Sir Ashton nang makabalik ako sa opisina na to. "Bakit niya kailangan magpaliwanag sa akin? Isa lang naman akong sekretarya. Sekretarya niya at wala rin naman akong pakialam." "Hindi niyo po kailangan magpaliwanag. Normal lang naman yun sa mag-jowa." Nasabi ko na lamang, "She's not my GF. Wala po akong pakialam sa relasyon yung dalawa. Magtatrabaho na lamang ako." Muli kong ibinaling ang sarili ko sa pagtatrabaho. Ngunit ramdam ko na nakatingin ito sa akin. Pinagmamasdan ako kaya ang weird talaga. Hinihiling-hiling ko na sana bumilis ang oras para mahiwalay na ako dito. Mas gusto ko pa nakasama si Duke at Mary. Ang kakwentuhan sila kaysa kay Sir Ashton dahil talagang natatakot ako dito. Pinipilit ko na lamang maging matapang at kahit gusto ko namang mag-resign na hindi naman po pwede. Dahil out na, ay binilisan ko na ang pagliligpit ng aking gamit. Ayoko tong makasabay. Akala ko nga iligtas na ako pero hindi pa pala. "Iyahatid na kita." Medyo nagulat pa ako dahil bigla na lamang itong nagsalita. "May kasabay na po kong umuwi. Hindi na po kailangan." Magalang ko pang sagot dito. "I just want you to be safe." "So anong pinapalabas niya? Na hindi ako ligtas sa mga kaibigan ko? Masyado naman siyang nakikialam sa buhay ko. To the point na masyado na siyang epal. Hindi ko siya maintindihan kung bakit ang laki ng pakialam niya sa akin. Kaibigan ko po sila, kaya alam kong ligtas ako sa mga kaibigan ko." Muli kong sabi, hindi ito nakaimik. Lumabas na nga ako ng opisina na to at naiwan ito doon. Ayoko na makipag-usap pa. Mahirap ang makipagtalo. Mabilis kong nakita si Duke at Mary. "Kamusta?" ang tanong sa akin ni Mary na may ngiti sa labi. "Ayos lang naman. Walang masyadong pinagawa sa'yo?" pagtatanong pa ni Duke sa akin. "Ha? Wala naman. Eh mabuti naman kung ganun. Alam mo naman Misty, masyado itong ano sa'yo. Halatang gustong gusto ko eh." Natatawang sabi ni Mary. Napangiti na lamang ako. Wala naman ako nakikitang masama doon. Tsaka nahalata ako naman. At hindi rin naman mahirap magustuhan si Duke dahil napakabait na to. Ashton point of view.
bakit sa akin na hindi niya magawang umiti ng ganoon? Maging masaya. Naiinggit ako. Bakit ba kasi hindi niya ako maalala? At mukhang wala na siyang balak na ako'y alalahanin. Nang umuwi naman ako'y si Dad agad ang sumalubong sa akin. Mukhang nagsumbong dito si Nikita or nabanggit ang nangyari. Ewan ko ba kung bakit gustong gusto niya yung babaeng yun para sa akin. Well, I'm not. Bakit hindi mo tinatrato ng maayos si Nikita? Tanong pa nito sa akin. Dad, I don't like her as simple as that. At nilagpasan ko nga ito. You don't like her? Dahil hindi ka gumagawa ng paraan na magustuhan mo siya. Sigaw nito sa akin. Dahil alam niyo naman kung sino yung gusto ko at hindi na magbabago yun. And wala na rin magbabago dahil hindi ka na niya maalala. Stop it! Bakit ba lagi lang kayo nag-aaway na dalawa? Awat nito sa amin. Maya-maya ay dumating si Ma'am. Hindi ako nagsimula. Alam niyo naman na ayaw kong pinapakailamanan ako. Kuya, hindi ko pinansin ang kambal kong kapatid na bumati sa akin. Nakakairita. Imbis na tulungan nila ako ay nakakadagdag pa sila. Bakit hindi na lamang nila ako suportahan? Ilang oras ako na malagi sa aking kwarto bago naisipan na bumaba at mag-dinner. Sanay ang pamilya sa sabay-sabay na nagdi-dinner at ayaw ko namang galitin si Ma'am dahil eto lang naman ang kakampi ko dito. Kuya, kamusta kayo ni Ate Nikita? Tanong ni Ashley. Stop mentioning that girl's name. Masungit kong sabi. Kuya, nagtatanong lang naman. Sabi pa ni Ashton. Then stop asking. Akmang lalapit si Dad sa akin upang suntukin ako pero humarang si Ma'am. Stop! Tigilan niyo na yung pag-aaway-away. Kahit para sa akin na lang. I'm sorry, Ma'am. Tsaka ako umalis doon. Parang hindi ko na kayang manatili sa bahay. Kailangan ko munang makalanghap ng sariwang hangin. Baka masabihan ko pa ng kung ano-ano yung pamilya ko. Hindi ko naman sila gustong pagsalitaan ng masama eh. Ang hindi ko lang matanggap ay hindi nila magawang suportahan yung gusto ko. Palagi na lang silang kumukontra. Eh dati naman ay todo suporta sila sa akin. Pero ngayon iba na sila. Sila pa yung nagsasabi sa akin na sumuko na at tanggapin na lamang yung katotohanan na hindi na talaga kami ni Misty ang para sa isa't isa. Masaya ako nakikipagkwentuhan kay Mary at Duke. Sila lang naman ang kaklose ko sa kumpanyang ito. Ang iba ay may galit o inggit na sa akin dahil lahat daw ng atensyon ng boss namin ay nasa akin. Hindi ko naman kasalanan kung madalas ito o ni Sir Ashton yung atensyon niya sa akin. Ewan ko ba kung anong problema ng mga taong yun? Ang bilis mainggit. Hanggang sa nakita kong pumasok ng kantin si Sir Ashton, sa akin na naman nakatuon yung atensyon na to. Narinig ko pa yung pagbubulong-bulungan ng mga empleyado at halatang ako na naman ang kanilang pinag-uusapan. Wala naman akong ginagawang masama at kasama ko lamang naman yung mga kaibigan ko. Nang biglang dumating ang babaeng may gusto kay Sir Ashton, yung inabutan ko na nakayakap sa kanya, inirapan ako nito sa hindi malamang dahilan. Niyayaya nito si Sir Ashton sa kung saan, pero bakit nga ba ako nakatingin sa kanila ay ano bang pakailam ko? Wala naman ako dapat pakailam sa kanila eh. Nabalik lamang ako sa katinuan dahil kay Mary. Niyugyug niya ako. Ayos ka lang ba, Misty? Tanong nito sa akin. Ngumiti lamang ako dito. Pati kasi si Duke ay nagtataka na rin. Alam mo, may napapansin ako eh. Biglang sabi ni Mary sa akin. Ano naman yun? Hinihinaan namin ang aming boses upang hindi marinig ni Duke. Girls talk, kumbaga. Si Sir Ashton, lagi nakatuon yung atensyon sa'yo. Tignan mo. At tumingin ito kay Sir Ashton na nakatingin nga sa akin. Nandiyan na naman si Ma'am Nikita, pero bakit ikaw pa rin? Ay, ewan ko sa'yo kung ano-ano yung iniisip mo. Yun na lamang ang aking nasabi. Pero girl, bagay naman kayo ah. Ay, ewan ko ba? Ang haba-haba naman ng hair mo. Ang daming nagkakagusto sa'yo. Napailing-iling na lamang ako. Dahil sa pakikipagkwentuhan ko kay Mary, ay hindi ko na namalaya na nakaalis na pala si Sir Ashton at ang babaeng si Nikita na ikinaluwag naman ng aking loob. Kayong dalawa, anong pinagbubulungan nyo? Nalingat lang ako sandali, hindi nyo na ako sinama sa usapan. Kunwari ay nagtatampong sabi ni Duke, tumawa na lamang kami ni Mary. Secret, girls talk only no? Sabi pa ni Mary.
Hay nako, kung ano-anong tinuturo mo kay Misty Mary, bad influence ka talaga. Naiiling na sabi pa ni Duke at nag-asara ng dalawa. Will you stop bothering me, Nikita? Galit na tanong ni Ashton. Ayoko, Ashton. Sa ayaw at sa gusto mo, susundan kita. Palagi ko yung gagawin. Nagmamatigas na sabi ng babae. Palagin lang siyang pinupuntahan ito at palaging dinadahilan ng kanyang daddy. Can you just accept it? Hindi kita gusto. Sigaw niya sa babae. At sino na may gusto mo? Ang babaeng hindi ka maalala? O maaalala ka pa nga ba? Nakikita niya nang lumalabas na ang tunay na ugali ng babae. Hindi ito kasing bait na gaya ng pagkakakilala rito ng nakakarami. Ang mga kapatid niya ay hinahangaan nito dahil mabait daw ang babae. Kaya paano na lamang kapag nakita ng mga kapatid niya ang tunay nitong ugali? Wala akong pakailam sa mga sinasabi mo, Nikita. Kaya pwede ba umalis ka na? Pilit na pinapakalma ni Ashton ang sarili. Baka kasi masaktan niya ang babae. Aalis ako ngayon. Pero hindi mo mababago na ako yung gusto ng pamilya mo para sa'yo at hindi ang Misty na yon na hindi ka naman maalala. Paano niya naman magugustuhan ng babaeng gano'n naman kasama ang ugali na sa harap ng iba ay nagpapanggap na anghel sa kabaitan? Pinakalma na lamang ni Ashton ang sarili dahil alam niyang pabalik na si Misty at hindi nga siya nagkamali. Pumasok na nga ito ng kanyang opisina. Parang natakot pa nga ito sa kanyang aura. Samantalang si Nikita ay naiinis dahil hindi siya magawang magustuhan ni Ashton at hindi man lang mapagtuunan ng pansin at ang babaeng iyon pa rin na hindi siya maalala. Ano bang meron ng Misty na yun na wala siya? Mas lamang pa nga siya kay Misty na yun. Niwala nga itong maalala. Mukha naman pong gustong gusto kayo ni Ma'am Nikita. Bakit hindi nyo na lamang po suklian yung nararamdaman niya para sa inyo? Hindi alam ni Misty kung anong katangahan ang pumasok sa kanyang utak at tinanong niya yun sa kanyang boss. Ang tanga niya talaga. Sino ba siya upang magbigay ng kanyang opinion ukol sa buhay ng iba, diba? Dahil may iba kong gusto. Sagot ng lalaki sa kanya. Magtatrabaho na po ako. Iyon na lamang ang kanyang nasabi. Hanggang sa wala nang umimik sa kanilang dalawa. Pero nakikita niya sa kanyang peripheral vision na nakatingin ito sa kanya. Paulit-ulit na sinasabi ni Missy sa kanyang sarili na wag siyang titingin. Ngunit hindi niya talaga kayang pigilan. Kaya nagtama ang kanilang mga paningin. At sa mga oras na yun, ay may kakaiba siyang naramdaman. Ngunit agad ding nabalik ang kanyang diwa nang may tumawag sa kanyang Sir Ashton. At bigla na lamang nitong pinutol ang pagtitingin na nila at lumabas ng opisina. Napahawak na lamang si Missy sa kanyang dibdib. Ang bilis ng pagtibok ng kanyang puso. Muli na lamang niyang tinuon ang sarili sa pagtatrabaho upang isawalang bahala na lamang ang lahat. Hindi nagustuhan ni Ashton ang nadatnan nang siya ay makauwi sa kanila. Nandoon kasi si Nikita at ang nakakainis pa ay kakwentuhan ito ang kanyang mga magulang at close rin ito sa kanyang mga kapatid. Nahalata niyang kinukuha talaga ng babae ang loob ng kanyang pamilya. Kuya, binili ako ni Ate Nikita ng makeup kit. Gosh, ang ganda-ganda! Sabi ni Ashton sa kanya, samantalang si Ashley ay tuwang-tuwa rin. Kitang-kita niya ang lawak ng ngiti ng babae habang masaya ito sa ginagawa. Marahil ay umaasa na sa mga ginagawa nito ay makukuha siya na napakalabo namang mangyari. Sa taas muna ako, walang gana niyang sabi. Hindi man lang ba kayo mag-uusap ni Ate Nikita? Kuya, you're so harsh naman. Wika ng kanyang kapatid. Ngunit hindi niya na lamang pinansin yun. Nakangiti si Nikita dahil sa nakikita niyang gustong gusto na siya ng kambal na kapatid ni Ashton. Gustong gusto pa ng dalawa ang kanyang binigay. Ate Nikita, do you think na gusto ka na rin ng kuya namin? Tanong sa kanya ni Ashton. I think so. Madali naman na ako magustuhan, di ba? Ngiti niya pang tanong. Of course, ate. Kaya nga gustong gusto ka namin eh. Mas lalong nagbunyi ang loob ni Nikita. Ah, tita, saan po ba yung kwarto ni Ashton? Pagtatanong niya sa mami ni Ashton. Bakit, iha? May importante ka bang kailangang sabihin sa anak ko? Sa tingin niya, ay saginang siya mahihirapan. Mukhang sa mga kapamilya ni Ashton, ay ito yung may ayaw sa kanya. I just want to talk to him, tita.
Magalang niyang sagot dito. Hindi niya pwedeng ipakita ang kanyang tunay na ugali sa ginang. Just wait in here. Tatawagin ko lang. Nang makaalis ang mami ni Ashton, ay napairap na lamang si Nikita. Naiinis siya. Binuksan ni Ashton ang pintuan nang may biglang kumatok. Isasarado niya sana ulit yun at sasabihin na huwag siyang istorbuhin. Pero ang mami niya pala iyon, kaya nilakahan niya ang bukas ng pintuan. Umalis na ba? Pagtatanong niya sa ina tungkol kay Nikita. Nasa baba, gusto ngang pumunta dito para makausap kay. Ayoko sa babaeng yun, ma'am. Pag-amin niya sa kanyang mami, dito lang talaga siya nakakapagsabi ng totoo. Mahal na mahal mo talaga si Misty, no? Hindi ka pa rin ba sumusuka at umaasa pa rin na maaalala ka niya? Of course, ma'am. Kaya maghihintay ako kahit gaano pa katagal. Pero paano? Kung magkagusto na siya sa iba? Then I'll do everything, ma'am. Misty is mine. Sa akin lang siya. Mariin niyang sagot dito. Just don't force her. Baka imbis na maalala ka niya ay mamuhi pa siya sa'yo. Paalala nito bago na umalis sa kanyang kwarto. Si Ashton po. Nagtaka si Nikita dahil hindi kasunod ng ginang si Ashton. He doesn't want to talk to you. Kailangan niya daw magpahinga. Okay, tita. I'll just come back some other time. Sagot niya sa ginang at nagpaalam na aalis na. Ngunit nang makatalikod ay napairap na lamang. Bye, Ate Nikita. Paalam sa kanya ng kambal na kapatid ni Ashton. Hindi na siya nakapagpaalam sa kanyang Tito Gray dahil may ginagawa ito. Well, kahit ano namang gawin niya ay gusto siya nito para kay Ashton. Samantalang si Misty ay nasa tinutuluyan niyang apartment. Kung ano-ano yung sumasagi sa kanyang isipan, hindi nga siya makapag-focus sa paglilinis eh. May mga trabaho pa rin siya bukas at may mga kailangan ding tapusin, kaya pinipili niyang magpahinga. Hinihiling niya na sana ay huwag nang mabaling pa yung atensyon ng kanyang boss sa kanya at ibaling na lamang nito yung atensyon sa babaeng may gusto dito upang hindi na magulo yung buhay niya. Gusto niya ng tahimik na buhay, yung wala siyang kaaway. Sumapit ang dinner at nag-cup noodles na lamang siya dahil tinatamad talaga siyang magluto at ayos naman na sa kanya ang ganoon. Patulog na sana siya nang biglang may tumawag. Si Duke lang pala. Dalawa lang naman ang pwedeng tumawag sa kanya. Si Duke o kaya ay si Mary. Tapos minsan ay puro chismis lang naman yung sinasabi sa kanya ni Mary. Sorry, tumawag pa ako. Gusto lang naman kitang kamustahin. Tila nahihiya pang sabi ng lalaki sa kanya. Ayos lang. Agaran niyang sagot dito. May gusto lang sana akong itanong sa'yo. Mukhang nagdadalawang isip pa ang lalaki at hindi sigurado. Eh ano ba yun? Ah wala, next time na nga lang. Good night and sweet dreams. See you sa company bukas ha. At bigla na lamang nawala ang kanyang kausap. Ang gulo talaga. Bakit kasi hindi na lamang nito sabihin? Parang hindi naman sila magkaibigan. Si Ashton naman ay hindi makatulog. Paano kung nahulog niya yung damdamin ni Misty kay Duke na yun? Eh paano na siya? Hindi niya kakayanin kung makikita niyang masaya sa iba si Misty. Para siyang pinapatay sa sakit. Pero gaya nga ng sabi ng kanyang mami, ay huwag niyang daanin sa dahasang lahat. Gagawin niya ang lahat upang mawala na ang takot ni Misty sa kanya. Upang bumalik na ang dati nilang turingan. Pumunta si Nikita sa opisina ni Ashton, ngunit hindi niya naabutan doon ang lalaki at si Misty ang kanya nakita. Gustong gusto niyang awayin ang babae at sabihan ng bad words, pero pinigilan niya yung sarili. Hindi pa iyon ang tamang panahon. May tamang oras para sa lahat ng bagay. Ayaw niyang magpadalos-dalos. Where's Ashton? Pagtatanong niya sa babae. Lumabas lang po kanina, may kakausapin lang na empleyado. Magalang na sagot nito sa kanya. Maya-maya pa ay dumating na si Ashton at mabilis siyang lumapit tsaka yumakap sa lalaki. Hinalikan niya pa ito sa labi. Sinadya niya talaga yun, kaya hindi na siya nagulat nang bigla siyang itulak ni Ashton at tumingin ito kay Misty. Ayos lang, ituloy niyo lang po yung ginagawa niyo at lalabas muna ako. At umalis nga ito sa loob ng opisina. Napangiti naman siya samantalang si Ashton ay sobrang kunot ang noo. What do you think you're doing? Tanong nito sa kanya na kulang na lang ay saktan siya nito sa sobrang galit. Soon, Ashton. Lagi ko na yung gagawin sa'yo. I'll be your wife soon. Nanguuyang pang sabi sa lalaki. No,
I will not marry you. Dream on ni kita. Tila diring-diri pa nitong sabi. Of course you are. Sa tingin mo, saan pupunta si Misty? Wala ka ng pag-asa, Ashton. Just accept that. Muli niyang hinalikan ang lalaki sa pisngi bago umalis doon. She can't help but to smile. Paglabas niya ng opisina, ay nakita niya si Missy na kausap ang isa pang empleyado na lalaki. Hindi niya na napigilan ang sarili na kuhanan ng dalawa. Soon, magagamit niya ang mga picture na yon. Bumalik din si Missy sa opisina ng Sir Ashton niya at nabutan niya itong ginugulo ang sarili nitong buhok. Mukhang nag-away ito at yung babaeng yon at mukhang nadadamay pa siya. San ka nagpunta? Agad nitong tinuon ang atensyon sa kanya. May kinausap lang, alangan namang mag-stay pa ako dito habang gumagawa kayo ng kababalaghan ng GF nyo. Pabalang niyang sagot dito. At saka totoo naman, alangan namang panoorin niya ang dalawa. She's not my girlfriend. Ito na naman ang linyahan na to. Wala po akong pakailam kahit ano pa kayo. Sagot niya ulit bago binalik ang sarili sa pagtatrabaho. Nagpanggap na lamang siya na wala ito sa loob niya. Masaya siya na mabilis niyang natapos ang presentation, kaya maaga siyang makakapag-lunch. Gusto niya na makakwentuhan si Mary at Duke. Akmang lalabas na siya para puntahan ng dalawang kaibigan, pero hindi siya hinayaan ng kanyang Sir Ashton. Sa akin kasasabay. Parang utos yun at wala siyang choice. Kakaisip niya pa lamang ng dahilan at may balak nang sabihin, pero hindi niya natuloy dahil muli itong nagsalita. Ilang beses mo na akong tinatanggihan ah. But not now. Napaawang ang kanyang labi. Hindi alam ang sasabihin. Ayoko sa mga mamahaling restaurant, kaya sasabay na lang ako sa mga kaibigan ko. Nagulat siya nang napahampas ang lalaki sa mesa. Bigla siyang natakot. Napansin naman iyon ng lalaki, kaya kinalma niya ang kanyang sarili. Then, hindi tayo magla-lunch sa ganoon. Natagpuan niya na lamang ang sarili na kumakain sa isang karinderya. At kasama niya nga ito. Wala nga itong kaarte-arte o baka nagpapanggap lang sa kanyang harapan. Huwag mo akong titigan. Kumain ka na. Bigla tuloy siyang napaiwas ng tingin. Nakatingin lang naman siya pero hindi niya ito tinititigan. Masyado itong asyumero. Boyfriend mo ba itong kasama mo, iha? Tanong ng babae ng may-ari ng karinderya. Sasagot na sana siya pero inunahan siya ng kanyang Sir Ashton. At hindi niya inaasahan ang isasagot na to. Yes ate, bagay ba kaming dalawa? May ngiti pa ito sa labi at mukhang tuwang-tuwa sa sinasabi. Oo naman, bagay na bagay. Sigurado ko na kapag nagkaanak kayong dalawa, sobrang ganda at gwapo. Muntik na siyang mabulunan dahil sa sinabi ng babae. Mabuti na lamang at mabilis siyang naabutan ng tubig ng kanyang boss. Ano bang klaseng usapan yun? At saka hindi naman sila. Anong pinagsasasabi ng mga ito? O tignan mo iha, asikasong asikaso ka pa. Bihira na lamang ang ganyang lalaki, kaya mag-isip ka kung pakakawalan mo pa. Sasabihin niya na sana ang totoo, kaso bigla itong umalis. Tumingin siya sa lalaki at sinamaan ito ng tingin. Mabilis nang tinapos ang pagkain at tatawid na sana siya para bumalik sa kumpanya dahil nasa kabilang kalsada lang sila. Nang bigla na lamang may brasong pumalibot sa kanyang bewang. I'm assuring your safety kaya wag mo kong tignan ng ganyan. At ayun nga, tumawid na sila. Nagpapabadyak na lamang siya at naunang maglakad. Samantalang si Ashton ay napapangiti. Okay lang sa kanya na tinatarayan siya ni Misty. At least ay pinapansin siya na to. At saka nagsisimula pa lamang siya. Muli niyang kukuhanin ang loob na to. Gagawa ng mga bagong memories kasama ito at masasayang moments kasama ang babaeng kanyang pinakamamahal. Yun lamang yung importante sa kanya at hindi ang kung ano-anong sinasabi ng mga tao sa paligid. Bakit hindi ka sumabay sa amin kanina? Pagtatanong kay Misty ng kanyang kaibigan. Wala itong tigil sa kakatanong na parabang gusto nitong malaman ng lahat. Ayaw pang maniwala sa mga sinasabi niya. Busog nga ako kaya hindi ako nag-lunch. Sagot niya na lamang. Swerte mo Misty ha, kasabay mo pa kaninang kumain ng CEO. Siguro, niyaya mo pa dyan sa karinderya sa harapan dahil hindi ka sanay sa mga mamahaling restaurant. Cheap! Sabi ng isang empleyado nang makita silang nag-uusap. Cheap agad, purkit sa karinderya lang kumain.
Hinawakan niya sa braso si Mary at sinabing wag na nitong patulan ng babae, pero ayaw talagang papigil ng kanyang kaibigan. Masyado itong matapang. Oo, Chip. Pares kayo ng kaibigan mong Chip. Sabi pa ng isang babaeng empleyado. Eh bakit ikaw? Chip rin naman yung ugali mo ah. Kaya bakit ka natanggap dito? Tsaka yung mukha mo. Gaganda ba yan kung walang make-up? Taas kilay na sabi pa ni Mary sa babae. Nawala na lang nagawa kundi umalis dahil wala nang nasabi. Tumawa naman si Mary dahil napaalis nito ang naghahamak sa kanya. Sana hinayaan mo na lang, sabi niya sa kaibigan. Anong hayaan na ginaganon ka? Siyempre kaibigan kita, hindi kita hayaan na ganun-ganunin na lamang ng kung sino. At napaira pa ang kaibigan sa hangin. Si Duke pala. Ah, si Duke, ang daming ginagawa. Sabi nga niya sa akin ay sabihin ko daw sa iyo na babawi na lamang siya. Sagot ni Mary. Ah, okay. Pero ang totoo ay nagtataka siya kasi kanina sabi nito sa kanya ay tapos na raw ito sa ginagawa. Pero ang pinagtataka niya, bakit mas madami itong ginagawa kumpara sa ibang empleyado? Maya-maya ay nagtaka siya kung bakit napatingin si Mary sa kanyang likuran at parang hindi ito makapagsalita o hindi masabi ang gustong sabihin. Ah, sige bes, balik na ako sa trabaho ko. Mukha namang nabusog ka sa lunch mo kanina eh. Weird na sabi ng kanyang kaibigan bago ito umalis sa kanyang harapan. Nagulat naman si Misty dahil sa kabilang direksyon ay nandoon pala ang kanilang boss. Nakipagkwentuhan lang ako sa kaibigan ko. Ewan niya ba kung bakit niya nasabi yun? I'm not saying anything. Parang napahiya siya ron. Kanina ay kausap niya pa si Duke at wala itong masyadong ginagawa. Sabi nito, natapos na ito agad tapos ngayon, madami na naman itong ginagawa. Ang weird talaga eh. Bumilis ang oras at uwian na nga nila. Ihatid na kita. Wika ng kanyang Sir Ashton. Pumayag na po ako kanina na sabayan kayo. Hindi ka pumayag kanina, pinilit kita. Eh alam niyo naman po pala eh. Eh ngayon, gusto kong sabihin sa inyo na ayoko. At may mga kaibigan naman ako makakasabay. Malilate sila ng uwi. Ha? Bakit? Naguguluhan niyang tanong. May pinapagawa ko sa lalaking yon. At kapag hindi niya natapos ay magpatulong na lamang siya sa isang kaibigan niyo. Walang pagdadalawang isip na sagot nito sa kanya. Bakit silang dalawa ang pinapagawa mo ng marami? Eh marami pa namang ibang empleyado. Are you saying that I'm not being fair? Pagtatanong nito sa akin. Hindi naman nakasagot si Missy dahil ito nga pala ang boss. Kaya may karapatan itong mag-utos sa mga empleyado at wala siyang karapatang pakialamanan niyon. Kaya kong umuwi mag-isa. As if I will let that happen. Ihahatid kita sa ayaw at sa gusto mo. No more bats, baby. Sabi pa nito na may ngiti sa labi. Hindi niya alam kung maiinis ba siya o ano, pero hindi siya pwedeng magpadala sa mga ngiti na to. Tahimik lang si Misty habang nasa biyahe. Kung hindi pa nga siya magtatanong at kailangan itong sumagot, ay hindi magsasalita ang babae. Pero wala naman siyang magagawa. Hindi niya pwedeng pilitin ang babae. Iniintindi na lamang ni Ashton ang babae. Nang bigla itong may tawagan, ang mga kaibigan ata na to. Gusto niyang agawin ang cellphone na to, pero hindi niya magawa dahil baka kasi magalit. Lalo pa at alam niya kung sino yung kausap na to. Walang iba kundi yung Duke na yon. Ah, mabuti naman at matatapos na kayo. Anito pa sa kausap. Gusto niyang kuhanin ang atensyon ng babae pero hindi niya magawa. Kanina, sinong kasabay ko? Akala niya ay magsisinungaling ito pero sinabi nito ang totoo sa kausap. Ah, si Sir Ashton, may lunch meeting kasi eh. Pero hindi niya nagustuhan ang huli nitong sinabi na nagdahilan pa. Pero inintindi niya na lamang hanggang sa naihatid na nga niya ito. Naihatid niyo na po ako. Sana masaya kayo. Of course I am. Tomorrow too, ako yung maghahatid sa'yo. Ha? Hindi na bukas. Pero may ngiti siya sa labi na nagpaalam dito. Of course, he makes sure na safe ito bago niya to iwan at umalis. Hindi maganda ang mood ni Misty nang makarating sa kumpanya. Halos hindi siya makatulog noong gabi dahil sa kakaisip kung bakit ginagawa ng kanyang boss sa mga bagay na yon. Bakit siya nito hinahatid? Tapos uulitin pa daw na to. Iritang-irita siya na makapasok sa elevator. Pasarado na iyon nang may kamay na humarang at ang boss niya na naman. Napangiti ito nang siya ay makita.
o nakita talaga siya nito nang pumasok ng elevator? Hindi na lamang siya nagsalita. So, kamusta ang tulog mo? Pagtatanong na to, pero nililibang niya ang sarili sa kung saan saan at binabaling ang kanyang tingin. Ayaw niya makipag-usap sa lalaki. I'm asking you, so you should answer. It's just a simple question. Ayos lang. Ano yung ayos lang? You should specify it. Ikinalma niya ang sarili dahil boss niya ang kausap. Bawal niya itong pagsalitaan ng masama. Nakatulog ako ng maayos. Hindi halata ah, mukha kang nagsisinungaling. Inis niya itong hinarap. Anong gusto niyong malaman? Mukha kang walang tulog. Bakit? Wala na kayo doon. Please, wag na rin kayong makulit. Mabuti na lamang at hindi na ito nagtanong pa. Tumigil na ang elevator sa kanilang floor. Una itong lumabas kaya sumunod na lamang siya dito. Napatigil si Missy sa paglalakad dahil may tumawag sa kanya. Si Duke pala at may ngiti ito sa labi. Napatigil din sa paglalakad ang boss nila dahil nararamdaman ito na hindi na siya sumusunod sa paglalakad. Good morning po sir. Bati ni Duke sa lalaki na seryoso lamang ang muka. Good morning to. Make it fast, Misty. Sabi ni Tut umalis doon. Napaawang ang kanyang labi. Bakit siya nito tinatawag sa kanyang pangalan at sa harap pa talaga ni Duke? Mukhang good mood ang boss. Sabi sa kanya ni Duke. Ano bang sasabihin mo? Pagtatanong niya sa lalaki. Pwede bang sabay tayong mag-lunch mamaya? Yung tayong dalawa lang. May kasabay naman si Mary. Ano ka ba naman? Oo naman. Pero matatapos mo kaya agad ang mga trabaho mo? Ako pa? Siyempre, oo naman. Gusto kitang makasabay eh. Ewan ko sa'yo, ang lakas talaga ng tama mo eh, no? Natatawa niya pang sabi sa lalaki. Tama? Malakas talaga yung tama. Hindi na nito natuloy ang sasabihin dahil bumalik ang kanyang Sir Ashton at muli siyang tinawag dahil marami daw siyang gagawin kahit wala naman. Mukhang ayaw lang talaga nakausap niya si Duke. Kaya pabulong-bulong siya habang nakasunod dito hanggang sa makarating sila sa opisina. What's with that face? Nang uuyam pa nitong tanong. Ewan ko sa'yo. Mahina niyang sabi at nagtrabaho na sa kanyang mesa. Narinig pa niya ang mahina nitong pagtawa. Tuwang-tuwa at naiinis siya. Maya-maya pa ay may dumating na delivery. Did you eat breakfast? Tapos na. Pagsisinungaling niya dahil kapag umalis siya ay hindi naman talaga siya nag-aagahan dahil sayang ang oras. You're not really good at lying. Busog ako. You're not, baby. Wala na siyang nagawa nang ilapag nito ang paper bag sa kanyang mesa at sinabing kainin yon at hindi daw siya pwedeng magtrabaho hanggat hindi siya kumakain. Habang pinagmamasdan si Missy na kumakain ng breakfast na pinabili niya, ay hindi maiwasang mapangiti ni Ashton. Pero sa tuwing titingin nito sa gawin niya ay binabaling niya sa iba ang tingin. Halatang halata na talaga siya. Mukhang araw-araw ng good ang morning niya dahil makuha niya lamang yung atensyon na to ay masaya na siya. Mainis sumapangiti niya lamang ito ay masaya na rin siya at paglaanan lamang siya ng tingin ng babae ay nagdidiwang na ang kanyang puso. Tila bumabalik ang lahat sa dati. Gusto ni Ashton na siya ang makasabay ni Missy sa lunch kaya pinadagdagan niya ang mga ginagawa ng Duke na yun. Ayaw niya makita na naman na magkasama ang dalawa. Let's go. Oras na ng tanghalian kaya niyayaya na niya si Misty. Ha? Taka nitong tanong. Halatang hindi kayo magsasabay ng Duke na yun. In-straight to the point niya na talaga upang maintindihan na to. Bakit naman? Pinadagdagan mo ba yung ginagawa niya? Kunyari ay galit na tong tanong. Natawa ng mahina si Ashton. Ang cute naman na tong magalit. Bakit imbis na matakot ay natutuwa pa ata siya dahil mas lalo itong gumaganda sa kanyang paningin. Why would I do that? Hindi yun magiging fair sa iba. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan, baby. Natatawa niya pang sabi sa babae. Halata naman sa mukha na to na hindi ito naniniwala sa kanya. Napapailing-iling na lamang si Ashton. Siyempre, iintindihin niya ito kahit na anong mangyari dahil mahal niya ito. You don't want to go outside? Pwede naman ako magpa-deliver dito. Kasabay ko yung kaibigan ko. Nagmamatigas nitong sabi. Who? The guy is busy and your friend Mary. May kasabay na siya. Then, hindi ako magla-lunch. Ganun lang yun. Inis pa nitong sabi sa kanya at halatang aburido na talaga dahil nakakunot na ang noon ito at konti na lamang ay mukhang sasabog na.
That's your choice, baby. But if you'll get hungry, it's not my fault, ha? Nangungonsensya niya pang sabi. Kumain naman ako ng breakfast kanina. At isa pa, binili mo ko kanina, diba? Iba ang breakfast sa lunch. Kailangan mong kainin ng dalawang yun. Pakiramdam ni Ashton ay isang salita niya pa ay masisigawan na siya ng babae. Oo na, ang dami mong sinasabi. Parang hindi na sila mag-boss. Ang usapan nilang dalawa ay hindi na para isang boss at sekretary. Para silang jowang nag-aaway. Habang nagla-lunch sila ng kanyang Sir Ashton, ay tahimik lamang si Misty. Sa totoo, ay gutom naman talaga siya pero ayaw niya lang itong laging kasabay. Dahil naiirita talaga siya, para kasing gumagawa talaga ito ng paraan para sila ay magsabay. Tumunog ang cellphone niya. Sasagutin niya sana iyon, pero pinatay ng lalaki ang tawag, tsaka muling nilapag sa table ang kanyang cellphone, which is hindi niya nagustuhan. Ayaw niyang pinapatay ng tawag ang kanyang mga kaibigan. Muling tumunog ang kanyang cellphone. Papatayin nito sana ulit yun pero inagaw niya ang cellphone dito. Tsaka siya tumayo upang sagutin ang tawag na iyon. Sorry Misty, hindi pala tuloy. Marami pa kasi akong hindi natatapos. Wika ni Doc sa kabilang linya. Napatingin sa kanya ang kanyang Sir Ashton na tahimik lamang na kumakain na pinipigilan ng pagtawa. Alam mo nakakainis ka talaga no? Pagsugod niya sa lalaki dahil sa hindi mapigilang inis. I'm not doing anything baby. Pagtatanggol pa nito sa sarili. Ang lakas ng tama mo. Bakit mo pinahihirapan ang kaibigan ko ha? It's their work. Hindi, pinapahirapan mo sila. Think what you want. And beside, you won't listen to me. So think what you want. Anito, kaya bigla siyang natahimik. Maya-maya pa ay bumukas ang pintuan ng opisina na to. Iniluwa noon ang isang magandang ginang. Anong nangyayari dito? Hindi siya nakaimik at nakapagsalita. Ito yung ina ng kanyang boss. Labas po muna ako. Pagpapaalam niya sa kanyang Sir Ashton. Ngunit hindi siya nito hinayaan at hinawakan pa nito ang kanyang kamay. Pero agad niyang tinanggal ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay nang may tatlo pang pumasok. Napansin niyang kambal ang dalawa. At ang isa naman ay sinikita. Bakit hawak mo yung kamay ni kuya? Takang tanong ng isa sa kambal. Nakita niya rin ang panilisik ng mata ni Nikita. Halatang hindi nito gusto ang nakikita. Secretary, you should go outside first. It's a family talk. Sabi ni Nikita at nagpipeking ngiti pa. Sumang-ayon naman ang tingin niya at ang kambal na kapatid ng kanyang boss. And you're not a family so ikaw dapat ang lumabas Nikita. Wika ng kanyang Sir Ashton. Kuya, stop treating Ate Nikita like that. Pakiramdam niya ay mag-aaway ang mga ito nang dahil sa kanya. Kaya nagulat na lamang si Misty nang hawakan ni Ashton ang kanyang kamay at umalis sila sa opisina na to. Iniwan nila ang mga tao roon. Pagkalabas nga nila ng opisina ay nagkatinginan ang ibang empleyado at yung iba ay halatang may sama ng loob sa kanya or inggit dahil nagbubulungan pa ang mga ito. Kaya pilit niyang binabawi ang kanyang kamay na hawak ng kanyang boss. Ngunit hindi nito hinahayaan na makawala siya dito. I will never let you go. Akmang susundan ni Nikita si Ashton at ang buwisit na babaeng yon. Pero pinigilan siya ng mami na to. Where do you think you're going? I'll follow them. Inis niyang sagot dito. Pero nang ma-realize niya na naipakita niya ang tunay na kulay, ay agad niyang kinalma ang kanyang sarili. I'm sorry, tita. Baka kasi kung saan sila magpunti. Baka kung saan dalhin ng babaeng yun si Ashton. Anong tingin mo sa kanila? Mga bata? At nakita mo naman kung sino yung humawak, diba? Si Ashton. And stop thinking what you're thinking right now. Wala silang gagawing masama. Magsasalita pa sana siya. Pero na-realize niyang masasayang lamang ang kanyang laway kung makikipagtalo pa siya sa ginang. Eh halatang hindi naman siya mananalo. Let's go home na lang, ma'am. Sabi ng isa sa kambal na kapatid ni Ashton. Mukhang ayaw ng dalawa kay Misty at siya talaga ang gusto. Akala ko ba gusto niyo makausap ang kuya niyo? Tanong ng ginang sa mga anak. Pero busy siya sa ibang babae. Imbis na si Ate Nikita yung pinagtutuunan niya ng pansin, yung babae pang yun na hindi siya maalala. Pabulong na sabi ni Ashton, ngunit narinig pa rin iyon ng kanyang mami. Nikita, you should go. Lantarang pagpapaalis ng ginang sa kanya. No ma'am, hindi aalis si Ate Nikita. Pagtatanggol sa kanya ni Ashton,
No, Ashton, Tita Celine is right, I should go. Pero ang totoo ay nagpapaawa lang naman siya at para rin makuha niya ang simpatsya ng mga ito at siya pa rin ang kampihan. Pero sabi mo, gusto mo makausap si Kuya with us. There's some other time and beside, busy pa naman kasi siya. Nagpapapadyak ito at talatang mas gusto siya hanggang sa nagpaalam na nga siya. Napapangiti si Nikita dahil pinati siya ng mga empleyado ni Ashton, which is nagustuhan niya naman at obvious na siya ang gusto ng mga ito at hindi ang Misty na yon. Ma'am Nikita, bakit po niyo hinayaan na magkasama si Sir Ashton at ang babaeng iyon? Hindi po ba kayo magsiselos? Pagtatanong pa ng isa sa kanya. Hindi niya na pinatagal ang kanyang sagot dahil maraming naghihintay. Sumugot siya na may ngiti sa kanyang labi dahil confident siya at para mas lalo siyang magustuhan ng mga ito. Because no matter what happens, alam kong sa akin pa rin ang bagsak ng boss niya. Kaya hindi dapat kayo mag-alala. Because I'll make sure na kami pa rin ni Ashton na magkakatuluyan. Tsaka siya tuluyang umalis sa kumpanya. Narinig niya pang nagbulong-bulungan ng mga ito at nararamdaman niya rin ang pagkatuwa ng mga ito dahil sa kanyang kasagutan. Hindi na mapalis ang ngiti sa kanyang labi dahil totoo naman ang kanyang sinabi. Ano man ang mangyari ay sa kanya pa rin ang bagsak ni Ashton. Sa kanya pa rin ito babagsak. Ano na kayang iniisip ng pamilya mo ngayon at ng GF mo? San ba kasi tayo pupunta? Kung sumigaw si Misty ay parang hindi niya boss ang kausap. Nawawala na siya ng galang sa lalaki dahil sa mga pinaggagawa nito na hindi naman talaga nakakatuwa. Nikita is not my GF, pero may gusto sa'yo. Then you should say babaeng may gusto sa akin at may GF. Nagagawa pa talagang mamiloso po na to, samantalang siya ay hiyang-hiya na. Bakit ba nito ginawa yun? Ano na lang ang iisipin ng mami na to? Nang kambal na kapatid na to? Naiirita na talaga siya. Don't worry, my mom won't judge. Tila nababasa nito ang kanyang iniisip. Mukha namang mabait ang mami mo. Ikaw lang naman ang hindi. But my sisters, gusto nila si Nikita. Kaya sigurado ko na kung ano na yung iniisip nila ngayon. Sigaw pa niya sa lalaki. Hindi niya nga alam kung paano niya yung nagagawa sa kanyang boss. Bakit mo ba kasi ginawa yun? Pasigaw niyang tanong sa lalaki. Dahil gusto ko magkasama tayong dalawa. Yung tayong dalawa lang. And ayaw mo nang inuhusgahan ka, so we leave them. At gusto ko lang na malaman mo na wala akong pakialam sa iniisip ng ibang tao. What important to me is kung ano yung iniisip mo. So tell me baby, ano bang iniisip mo ngayon? Bigla tuloy siyang natahimik. Hindi siya makapagsalita. Pakiramdam niya, kapag binuka niya yung bibig niya at nagsalita siya, eh mauutal lamang siya. Hindi rin maintindihan ni Misty kung bakit ang lakas ng tibok ng kanyang puso na mga oras na iyon. Her heart is beating so fast na parang lalabas na iyon sa kanyang dibdib. Masaya si Misty na bumalik agad sila sa kumpanya. Pinauna pa siya ng lalaki na pumasok sa kumpanya dahil may tumawag dito at kailangan muna nitong sagutin yun. Hindi niya inaasahan na may haharang sa kanya, isa sa mga empleyado. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Halatang siya ay sinusukat, minamaliit siya na hindi niya naman nagugustuhan. Anong tingin mo sa sarili mo? Tanong pa na to. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Yun na lamang ang kanyang sinabi. Nagkukunwari ka pang walang alam sa ginagawa mo. Inaakit mo lang naman ang CEO. Tapos, aakting ka na feeling innocent. Ang galing mo naman, girl. Sabi pa sa kanya ng babae. Batid niya na kung ano yung tinutukoy na to. Hindi naman mahina ang kanyang utak. Hindi ko inaakit ang CEO. Wala akong ginagawang masama. Lalagpasan niya na sana ang babae, pero hinawakan ito ang kanyang buhok at hinila yun. Ang ibang mga empleyado ay nakatingin lamang at walang balak na tulungan siya at yung iba nga ay pumapalakpak pa, natutuwa sa ginagawa ng isa. Ayan, maharot kasi. Sigaw pa ng isang empleyado. Akala mo naman mas lamang kay Miss Nikita, nananaginip ka ata ng gising. Pilit niyang binabawi ang kanyang buhok pero mas lalong humigpit ang pagkakahawak ng babae upang mas lalo siyang masaktan. Ano yung ginagawa mo? Bitiwan mo nga yung kaibigan ko. Akmang tutulungan siya ni Mary pero may humawak dito na dalawang babae upang hindi ito makalapit. Maya-maya pa ay may lumapit na naman na dalawang babae upang siya ay hawakan. Wala nang nakasabunot sa kanya.
Ang babaeng humarang sa kanya ay may hawak na plastic bottle na may lamang tubig. Para naman magising ka na sa panaginip mo. Anong akala mo sa sarili mo? Isang Disney princess? At malakas itong tumawa. Ang iba naman ay tumawa rin. Hiniling niya na sana ay pumasok na ang kanyang Sir Ashton upang may magtanggol sa kanya. Ngunit wala ito. Mukhang umalis to. Naramdaman na lamang ni Misty na may tumulong luha mula sa kanyang mga mata. Ngunit bago maibuhos ng impact ng babaeng empleyado ang tubig sa kanya, ay may humawak sa kamay na to upang hindi matuloy ang binabalak nitong gawin. Si Duke yun. Ano sa tingin niyo yung ginagawa niyo? Wala namang ginagawa sa inyo si Misty. Sabihin mo dyan sa future jowa mo, sa bagay-bagay kayong dalawa, kayong dalawa ang bagay. Layuan niya ang CEO. At lumagay siya. Huwag masyadong mataas ang lipad. Mabuti na lamang at natapos na ang lalaki sa ginagawa nito kaya siya ay natulungan. Napaiyak na lamang siya sa balikat ng lalaki. Sinabi nito na iyahatid na lamang siya pauwi. Bes, mas makakabuti siguro kung magpapahinga ka muna. Huwag mong isipin yung sinasabi nila. Alam mo naman na hindi yung totoo. Iba talaga yung nagagawa ng inggit sa tao. Pagko-comfort sa kanya ni Mary. Gustong tumigil ni Missy sa pagtulo ng kanyang mga luha. Ngunit wala naman siyang magawa. Mas lalo pa nga siyang naiiyak. At lahat ng yun ay nararanasan niya dahil sa kanyang boss, dahil sa kanyang Sir Ashton, dahil sa pinaggagawa na to. Pagkatapos maihatid si Misty sa kumpanya, ay umalis agad si Ashton dahil tumawag sa kanya ang flower shop, yung flower shop na pinapaayos niya para ibibigay niya kay Misty. Pero pagdating niya sa kanyang kumpanya ay wala roon ang babae. Nasaan si Misty? Pagtatanong niya sa kaibigan na to. Kasama si Duke hinatid sa bahay. Hindi niya nagustuhan kung paanong sagutin ng babae ang tanong niya pero sinawalang bahala na lamang niya iyon. Hindi pa tapos ang trabaho, bakit hinatid agad? Eh kasi, pinagtulungan po siya ng ibang mga empleyado niyo. Sorry po sir ha, pero umiiyak po yung kaibigan ko ngayon dahil sa mga pinaggagawa ninyo. Puro kayo pakita ng motibo at hindi ba sasabihin na lang kung ano yung gusto niyo? At umalis ito sa kanyang harapan. Tatanungin niya pa sana ang babae para sa iba pang detalye, pero kahit hindi niya gawin yun, ay malalaman pa rin niya ang lahat. Tinuloy nila Duke ang napostpone na lunch nila, pero sa bahay niya na lamang, ito pa nga ang nagluto sa kanya. Mabuti na lamang at magaan na yung loob niya kaya tigil na siya sa pag-iyak. Ayos ka na? Pagtatanong sa kanya ni Duke, tumango siya rito. Hindi ka naman siguro naniniwala sa kanila, di ba? Pagtatanong niya naman sa lalaki. Hindi, pero pansin ko lang na mukhang may gusto nga sa'yo yung CEO. Ang bigat pala ng kalaban ko. Sabi nito na may biro sa dulo. Pati ba naman ikaw? Halata ka si Misty. Halata na gusto ka niya. Hindi ka naman siguro manhid para hindi mo mapansin at maramdaman yun. Kinabukasan ay maagang pumasok si Misty sa pag-aakalang wala pa nun ang boss niya pero mas maaga pa pala itong pumasok at siya ay hinihintay. Pinilit niyang wag itong bigyan ng pansin pero uupo pa lang sana siya nang hawakan nito ang kanyang braso at hinarap siya dito. Are you okay? Bakit pa ito nagtatanong? Halata namang hindi, di ba? Hindi siya okay. Kahit kailan, hindi siya naging okay dahil dito. Dahil sa mga pinaggagawa nito na hindi na talaga nakakatuwa. Bakit ba kasi magkakagusto lang ito eh sa kanya pa? Ayos lang ho ako. Magalang niyang sagot. Naalala niyang wala nga pala siyang karapatang sumagot dito ng pabalang dahil ito ang kanilang boss at isa lamang siyang empleyado. Kita sa mga mata ng lalaki na hindi ito naniniwala sa kanyang sagot, may makikita rin siyang kung anong emosyon doon. Nagigilty ito? Galit sa nangyari sa kanya? Hindi niya maintindihan? No, you're not. Napahinga ito ng malalim. Nagulat na lamang siya nang bigla itong lumabas ng opisina. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya at sumunod siya rito. Para kasing may hindi magandang mangyayari, sa aura pa lang nito, noong kausap siya ay halatang hindi good mood ang lalaki at baka madamay pa ang ibang mga empleyado. Nakasalubong niya si Mary. San pumunta? Pagtatanong niya sa kaibigan. Bes, nasabi ko kasi yung nangyari kahapon, mukhang pupuntahan si Mariel. Si Mariel, yung empleyado rin na nang-away sa kanya. Bakit sinabi mo pa? Eh nagtanong eh,
Tsaka baka matanggal ako sa trabaho kapag hindi ako nagsabi ng totoo. Pagpapaliwanag niya sa kaibigan. Heist, napakamot na lamang siya sa kanyang ulo. Hindi niya na alam ang gagawin. You're fired, sabi ni Ashton sa empleyado na nang maliit kay Misty. Ayaw niya sa lahat ay nasasaktan ng emosyonal o pisikal ang babae niyang mahal. Hindi niya kaya kapag ganun, naiirita talaga siya at ang babaeng to ay inubos ang kanyang pasensya. Sir, bakit po? Wala naman po kong ginagawang masama. Ba't niyo po ako tatanggalin? Sino sa inyo yung ginawa ng masama ng babaeng to? Tumingin ang babae sa mga nakapaligid sa kanya na parang sinesenya sa ng mga kasama na walang sinuman ang dapat na magsalita. Ako po, hanggang sa may nagtaas ng kamay, napangiti si Ashton dahil may dahilan na siya upang tanggalin ang babae sa trabaho na to. Pinapagawa niyo po sa akin ang mga bagay na dapat ay trabaho niya, pati na rin po yung ibang mga empleyado ay ginagano niya rin po, sabi ng babae. Kaya napaawang ang labi ni Mariel, hindi inaasahan na may magsasalita laban sa kanyang kamalian. That's already enough reason for firing you. So you're fired. You're no longer part of my company. Muling sabi ni Ashton, wala namang magagawa yung iba dahil siya ang boss at may-ari ng company. Pero sir, hindi na nito natuloy ang sasabihin dahil hindi ito pinatapos ni Ashton. Just leave my company. O gusto mong ipakaladkad pa kita sa mga gwardya? May pananakot nitong sabi sa babae. Anong ginagawa mo? Pagtatanong ni Misty kay Ashton. I fired her, sagot nito sa babae. Wala man kahit anong pag-aatubili. Ano? Bakit mo siya tinanggal? Galit na sigaw ni Misty sa lalaki. Huli na dahil wala na yung Mariel. Nakaalis na ito at wala ng trabaho. Bakit kanya sinaktan? Hindi naman big deal yon. Kung hindi big deal sa'yo, then for me, it's a big deal. Pwede naman kausapin na lang. Ang mga taong ganun, hindi na madadaan sa kausap. At isa pa, hindi lang naman ikaw ang ginawa niya ng ganoon. At ayoko nang maulit pa ang ganoong pangyayari. Bakit mo ba kasi ginagawa ang lahat ng to? Hindi kita maintindihan. Ano ba talagang gusto mo ha? Hindi porkit boss ka ay magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. You, ikaw ang gusto ko. So I'll do anything and everything just to protect you. Kahit tanggalin ko pa lahat ng empleyado, basta wala lang manakit sa'yo. Hindi nakapagsalita si Misty at dahil sobrang lapit nila sa isa't isa, ay naramdaman niya na lamang ang paglapat ng labi ng lalaki sa labi niya. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya at hinayaan na lamang niya itong halikan siya at hindi man lang niya tinulak, bagkos ay pumikit pa nga siya. Hanggang sa, hala, ba't may halikan? Nakita sila ni Mary. Napaiwas ng tingin si Misty. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag sa kaibigan. Malamang ay kung ano na yung iniisip na to. Pero isa lang ang sigurado niya. At yun, eh malamang namumula na siya. Hindi makatulog si Misty. Pakiramdam niya ay matatanga na siya kakaisip sa naganap na halikan sa pagitan nila ni Ashton. Hindi niya maipaliwanag kung ano ang kanyang nararamdaman. Kinikilig ba siya o ano? O baka inis din yun dahil tumugon siya sa halik ng lalaki. Wala na ata siyang mukhang ihaharap dito. Habang si Ashton ay hindi mapalis ang ngiti sa labi. Pansin nga rin ng kanyang pamilya ang kakaibang ngiti sa kanyang labi. Lalo na ang kanyang mami. Ngunit hindi na lamang nagsasalita ang mga ito. Kanina ay pinagsasabihan siya ng kanyang daddy pero hindi siya nakikinig sa mga sinasabi na to at tila lumilipad ang kanyang isipan. By the way kuya, saan kayo pumunta ng babaeng yun nung umalis kayo? Mas pinili mo pa talaga na kasama siya kaysa kasama kami? Sabi sa kanya ni Ashton, kaya napabalik sa wisyo si Ashton. Hindi niya gusto yung tono ng pananalita ng kanyang kapatid. Masama bang makasama niya ang babaeng kanyang mahal? Wala namang masama doon. Stop your nonsense talking, Ashton. Yun na lang ang kanyang naging tugon sa kanyang kapatid. Pero nakikita ko na mas mahal mo pa ata ang babaeng yun kaysa sa amin na pamilya mo. Sabi pa na to, kaya naman napatayo na si Ashton dahil sa nawala na nga siya ng gana at ang kanina niyang magandang mood ay kaagad nawala ng ganun-ganun na lamang. Ngunit hindi niya naman napagsalitaan ang kanyang kapatid. Ashton, where are you going? Pagtatanong ng kanyang mami.
Wala na akong gana. I'm already full. Sagot niya at umalis na doon. Hindi niya na talaga kaya at baka kapag nakarinig pa ulit siya ng tungkol kay Misty, eh baka kung ano pang masabi niya sa mga ito. Palagi na lang ang babaeng yun, sabi pa ni Ashton. Samantalang si Ashley ay tahimik lamang. Don't worry, I'll talk to your brother, sabi nito sa anak, kaya napangiti ang dalaga. Alam niyang sa daddy nila ay walang palag ang kanilang kuya at wala itong magagawa. Stop it, Ashton. Huwag mo kasing pakailamanan ng kuya ninyo, sabi naman ni Celine sa kanyang anak. Hindi niya nagugustuhan ang nagiging ugali ng anak. Para sa kanya ay nakakairita ang ganoong ugali. Dahil sa labis na pagkagusto nito sa Nikita na yun para maging asawa o nobyo ng kanyang kuya, ay binababa nito yung ibang tao. Pero mami, hindi na nito natuloy ang sasabihin dahil nagsalita ang kanyang ina. Alam kong gusto mo si Nikita para sa kuya mo, pero wala tayong magagawa kung iba yung gusto ng kuya mo. Tanggapin na lang natin yun at huwag natin siyang pakailamanan, pangaral nito sa anak. Si Ate Nikita ang bagay kay kuya. Si Ate Nikita lang, sigaw pa ni Ashton. Ang kambal nito ay tahimik lamang at noong umalis ang kakambal ay sumunod na lamang ito. Samantalang si Nikita ay nakangiti habang nakaharap sa salamin. Siguradong konting sulsul niya lang sa ama ni Ashton ay magbabago na ang lahat. May sasabihin lang naman siya na tiyak magpapakulo ng dugo na to. Sobra talaga yung pasasalamat niya sa Mariel na yun dahil sa sinabi na to. Iha, what are you doing? Tanong ng kanyang mami, nakakapasok lamang sa kanyang kwarto. I'm just looking at the mirror, ma'am, at ina-appreciate ko talaga yung ganda ko, sagot nito sa kanyang mami. About your dad, nakausap ko na siya. Payag na po siya? Tumango ito, kaya halos mapatalon siya sa labis na tuwa. Matutupad na rin ang pangarap niya na makasal kay Ashton. Masayang napayakap si Nikita sa kanyang mami. Hindi niya mapigilan ang mapangiti ng malawak. Nangyayari na ang kanyang kagustuhan at nararamdaman niya na soon ay sa kanya na matutuon ang atensyon ni Ashton sa ayaw man ito o sa gusto. Dahil para sa kanya silang dalawa lamang ang para sa isa't isa. Siya lamang ang para dito. Ba't ganyan kang tumingin? Takang tanong ni Misty sa kanyang Sir Ashton dahil sobra na talaga siyang nawiwerduhan sa mga tingin nito sa kanya. Alam kong alam mo yung tumatakbo sa isip ko. Anong tingin mo sa akin, manguhula? Tugon niya sa lalaki. Minsan talaga nakakasakit na ito sa ulo. Ginawa pa siyang manguhula. About the kiss, huwag na natin yung pag-usapan. Hindi naman yun importante. Para sa'yo hindi, pero sa akin importante yun. Ngumisi ito at unti-unting lumapit sa kanya. Tsaka ito bumulong sa kanyang tenga. I want to do it again. I want to kiss your lips just like yesterday, na naging dahilan kung bakit nagsitaasan ang kanyang balahibo. Kaya lumayo siya sa lalaki. Mabuti nga at lumayo siya dahil bigla na lamang may dumating. Kamukhang kamukha ng boss niya ang ginoong dumating. Mukhang ang ama nito ito. Good morning po, pagbati niya rito. Ngunit hindi siya nito pinansin at binaling lamang ang atensyon sa anak na si Ashton. Kaya batid ni Misty ang pinapahiwatig nito at yun ay ang iwanan niya ang dalawa. Hindi mo pa rin talaga tinitigilan ang babaeng yun? Akala ni Ashton ay pinuntahan siya ng kanyang ama upang kamustahin. Yun pala ay para sermonan lang. At wala na kay doon as long as na na-handle ko ng maayos ang kumpanya, sagot niya sa kanyang daddy. Nang dahil sa babaeng yun, pati yung respeto mo sa akin nawawala na. What did I told you? Na ituon mo yung atensyon mo kay Nikita, lalo pat alam mong ikakasal ka sa kanya. Parang nabingi si Ashton dahil sa kanyang huling narinig. Anong kasal? Sinong ikakasal? Ako? Hindi ko pa kakasalan ng babaeng yun kahit na yun pa yung gusto nyo, nagmamatigas niyang sagot sa sariling ama. Oo, nawala na siya ng galang dahil rin naman sa kagagawan na to. Dahil pinapakailaman nito ang kanyang buhay. Pakakasalan mo si Nikita and yung babae na nasa labas? Subukan mo lang na suwayin ako, masasaktan ng babae mo, pananakot pa nito bago umalis. Nang makalabas sa kanyang opisina ang kanyang daddy, ay napasabunot na lamang si Ashton sa sarili niyang buhok. Oo, alam niyang gustong gusto siya ni Nikita. Kaya ba hiniling nito sa mga magulang nila na ikasal sila? Na sobra niyang kinakagalit?
Mamaya ay kakausapin niya ang babae. Walang sino man na pwedeng kumontrol sa kanyang buhay. At kung ikakasal man sila ni Nikita ay alam niyang hindi siya magiging masaya. Dahil si Misty lang ang kanyang gusto. At hinding-hindi na siya magkakagusto pa sa iba. May pupuntahan tayo. Wika ni Ashton kay Misty. Nakikita niyang hindi maganda ang mood ng kanyang boss, kaya hindi na siya kumontra. Safe naman siya dito. Hindi naman siguro dadalhin ng lalaki sa kung saan o gagawa ng masama. Kaya habang nasa loob ng sasakyan, ay tahimik lamang si Misty. Nakatuon lamang ang atensyon niya sa labas ng kotse at wala din siyang alam na topic upang pagsimula ng usapan. Hindi siya magaling doon. Hanggang sa tumigil sila sa isang eskwelahan, private school. Anong ginagawa natin dito? Tanong nito kay Ashton, pero hinawakan lamang ang kamay niya habang sila ay naglalakad. Pilit niyang binabawi ang kamay niya ngunit hindi siya hinahayaan ng lalaki. Mag-aaral ka ba ulit? Anong ginagawa natin dito? Muli niyang tanong kay Ashton. Wala ka bang naaalala? Eto na naman, nagtanong na naman siya. Anong naaalala? Ano namang maaalala ko dito? Eh ngayon lang ata ako nakapunta dito. You have an amnesia, right? Wala ka bang naaalala na memories dito kahit ano? Wala ba talaga? Frustrated na tanong nito sa kanya. Wala nga. Sagot niya naman dito. Alalahanin mo naman please. Oo, may amnesia ko pero wala akong kahit na anong maalala dito. Wala nga akong maramdaman. Parang awa mo na. Pilitin mong alalahanin. Nagmamakaawa ito sa kanya. Doon niya lamang nakita na ganoon ang lalaki. May trabaho pa sa kumpanya. Umalis na tayo dito. Nagsasayang lang tayo ng oras. Sabi niya sa lalaki. Hindi tayo aalis dito nang wala kang naaalala. Napasabunot na ito sa sariling buhok. Umalis na kasi tayo dito. Nagulat siya nang yakapin siya na to ng mahigpit. Alalahanin mo naman ako, baby, please. May kasama na iyong hikbi. Hindi alam ni Misty kung bakit para siyang sinasaksak ng libo-libong patalim sa mga oras na iyon. Bakit ayaw niya itong nasasaktan? Ano ba itong kanyang nararamdaman? Kahit ngayon lang, Misty. Alalahanin mo naman ako. Kahit ngayon lang. Niyakap niya naman ito pabalik. Ayaw niya itong makitang nasasaktan nang dala sa kanya pero hindi niya naman alam kung ano ang dahilan ng lalaki. Nakauwi na si Misty. Pilit niyang inaalala ang school na pinuntahan nila ni Ashton, ngunit wala talaga siyang maalala. Sumakit na nga yung ulo niya sa sobrang kakaisip, pero wala pa rin talaga eh. Kanina, nang makita niyang umiiyak ang lalaki ay hindi niya alam kung bakit nasasaktan siya, kung bakit masakit para sa kanya na makita itong ganoon. Napabalik lamang siya sa katinuan nang biglang may kumatok. Agad niya namang tinungo ang pintuan at iyon ay binuksan. Duk, ikaw pala. Bati niya sa lalaki. Niluwagan niya ang pagkakabukas ng pintuan upang makapasok ang lalaki. Pero sa totoo lang ay nag-a-assume talaga siyang akala niya ay si Ashton ang dumating. Ngunit iba pala. Ano palang pinunta mo dito? Ngiting tanong niya sa lalaki. Pansin niyang seryoso ang mukha nito at hindi agad sinagot ang kanyang tanong. Nakinataka naman niya. Always energetic kasi ang lalaki kapag kausap niya. Naninibago siya sa pinapakita na to. Gusto mo na ba siya, Misty? Nahulog ka na rin? Kumunot pa ang noo niya dahil sa naging tanong na to. Mahina siyang tumawa pero nanatiling seryoso ang mukha ni Duke. Halatang seryoso ito sa tanong na to. Alam niya naman ang tinutukoy nito at hindi naman siya tanga. Ano ka ba? Nagpapatawa ka ata eh. Sinong gusto? Wala akong gusto sa boss natin. At hindi ako nahuhulog sa kanya. Tsaka sigurado ka ba na may gusto sa akin yun? Eh usap-usapan lang naman yun sa kumpanya. Nagdadahilan niya pang sabi na sana ay paniwalaan na to. Huwag ka nang magsinungaling, Misty. Okay lang naman sa akin kung sasabihin mo yung totoo. Matatanggap ko naman yun. May nakikita siyang lungkot sa mga mata ng lalaki. Hindi ko nga gusto, Sir Ashton. Hindi ka magaling magsinungaling, Misty. Hindi mo man aminin pero alam mo sa sarili mo na nahulog ka na rin. Duke, tigilan na nga natin yung usapang ito. Hindi ka na nakakatuwa. Medyo tinatamaan na siya sa mga sinasabi ng lalaki. Oo, hirap lang siyang aminin pero nahulog na rin ata talaga siya sa boss nila. Ayaw lang kitang masaktan, Misty. Sabi ng lalaki. Sinabi niyang umuwi na ito
kasi gabi na. Pero ang totoo ay ayaw niya lang talagang marinig ang mga sasabihin na to. Dahil natatamaan na nga siya. Kasi oo nga, nahuhulog na siya sa boss nila pero hindi naman siya sigurado kung sigurado ba talaga ito sa kanya o pinaglalaruan lamang. Maaga siyang natulog, wala siyang ganang kumain ng hapunan. Hindi mawala sa isipan niya ang kanyang Sir Ashton, kaya hanggang sa panaginip ay naroroon ito. Samantalang si Ashton ay hindi makontrol ang galit at kulang na lamang ay sirain ang lahat ng gamit sa loob ng kanyang kwarto. Kinausap naman siya ng ama niya tungkol sa kasal nila ni Nikita at ang mas nakakainis pa ay nandoon si Nikita at ang magulang ng babae. Ayaw niyang makasal sa babaeng yun. Natigil lamang si Ashton nang biglang bumukas ang pintuan ng kanyang kwarto at pumasok ang kanyang mami. Nilibot nito ang paningin sa kanyang kwarto na sobrang gulo na. "I won't marry that woman, ma'am," sigaw niya sa mami niya. "Son, calm down. Paano ko kakalma, ma'am? Paano? Pinipilit niyo ako sa hindi ko naman gusto." "Kakausapin ko yung dad mo," wika ng kanyang mami. Pero napapailing-iling na lamang si Ashton. "At sa tingin mo, mami, makikinig siya sa'yo? Kung makagawa siya ng desisyon, ay parang hindi siya nakagawa ng pagkakamali noon. Hindi pa ba sapat na niloko ka niya noon? Gusto na naman niya akong pahirapan ngayon?" Hindi sinasadya na nasampal siya na to. "Maybe you should leave me alone, ma'am. Kaya ko yung sarili ko." Nakita niya ang pagsisisi sa mga mata na to. Kanina lamang ay dinala niya si Missy sa lugar kung saan sila nagkakilala, kung saan sila naging magkaibigan, ang lugar kung saan siya may espesyal na mga alaala kasama ito, pero wala pa rin maalala ang babae. Tila nawawala na siya ng pag-asa, pero hindi pwede dahil kung magpapakasal man siya, gusto nito ay kay Misty lamang. Ito lamang ang babaeng gusto niyang pakasalan. Kaya handa niyang gawin ang lahat kahit kalabanin pa ang kanyang sariling ama dahil sa pakikialam nito sa kanyang buhay. At sa sandaling masaktan si Misty dahil sa mga ito, ay baka makalimutan niya na pamilya niya ang mga ito. Kinabukasan ay maaga siyang pumasok sa kumpanya. Ngunit ang totoo ay gusto niya lamang talaga makaalis ng maaga sa mansyon kesa makipagtalo sa kanyang pamilya. Gaganda yung araw niya kung makakasama niya ulit si Misty. Pero anong oras na ay hindi pa rin ito pumapasok, kaya nag-aalala na siya na baka kung ano nang nangyari sa babae. Kaya nung dumating ito ay kaagad niya itong niyakap. Kinataka naman iyon ni Misty. "Sorry, tinanghali kasi ako ng gising. Paliwanag na to, kaya naman nakahinga siya ng maluwag. Akala niya kasi kung ano nang nangyari." Lumipas sa mga araw at nare-realize na nga ni Misty na nahuhulog na siya sa kanyang Sir Ashton dahil sa mga pinapakita nito at pinaparamdam na wala naman talagang kasiguraduhan kung totoo nga ba, pero nahulog pa rin siya. Ilang araw na rin niyang napapaginipan ng isang lalaki na palagi niyang kasama noon, pero hindi naman niya makita ang mukha nito. Kaya pala isipan pa rin sa kanya ang lahat dahil kada makikita niya ang mukha ng lalaki ay nagigising naman siya. "Sir Ashton, may..." Akala niya ay si Ashton ang dumating, ngunit ang babaeng may gusto pala dito, si Nikita. "Where's Ashton?" Maarte nitong tanong. "Bakit ganun? Kapag iba ang kaharap ay kay buti ng ugali. Pero ba't iba ang pinapakita nito sa kanya? Mukhang nasa loob ang kulo ng babae." "Ah, lumabas lang po." Magalang niya pa rin sagot dito. "Hindi ka ba nahihiya?" Tanong nito at hined toto siya. "Bakit naman po ako mahihiya?" "Dahil nilalandi mo yung boss mo. Hindi ko po alam yung sinasabi ninyo." "Oh please, don't pretend. Mas gusto ka pa nga ata ni Ashton kaysa sa pamilya niya. Hindi mo ba alam na sobra-sobra kanyang pinagtatanggol sa family niya? To the point na nababastos na niya ang kanyang daddy." Hindi naman niya sigurado kung nagsasabi nga ito ng totoo o gumagawa lamang ng kwento. "Wala po akong pakialam sa sinasabi ninyo. Hindi nga ako sigurado kung nagsasabi kayo ng totoo eh." Matapang niyang sagot sa babae. "Oh, so wala kang pakialam kung magkasira si Ashton at ang family na to? Sa bagay, ang alam mo lang naman ay gumawa ng paraan para makabangon sa kahirapan. Di ba yun naman ang pakay mo?" "Hindi ko po kasalanan kung may gusto sa akin si Sir Ashton at sa inyo ay wala. Tsaka bakit parang threaten kayo sa akin kung tutuusin
Ang lahat ng meron kayo ay wala ako. Hindi hayaan ni Misty na basta na lamang siyang maliitin at hindi siya lumalaban. Abat ang kapal talaga ng mukha mo, no? Sobrang taas naman ng self-confidence mo. And you know what? Sa tingin mo ba bagay kayo ni Ashton? Walang-wala ka kumpara sa akin. At least, hindi po magkapareho yung ugali natin. Minamahal din po yung isang tao hindi dahil sa yaman, kundi sa kagandahan ng puso. Kaya mas lalong kumulo ang dugo nito sa kanya. Sasampalin na sana siya ng babae nang may humawak sa kamay na to. Bitawan mo yung kamay ko, Ashton. Inuubos ng babaeng to yung pasensya ko. Sigaw ni Nikita. Pabalyang binitawan ni Ashton ang kanyang kamay. Sinenyasan siya ng lalaki na lumabas muna kaya naisip ni Misty na puntahan muna ang kaibigan niyang si Mary. Mukhang kailangan mag-usap ng dalawa. Na-touch naman siya dahil dumating agad ang lalaki kaya hindi siya nasampal ni Nikita. Pero kung hindi naman ito dumating, ay hindi naman talaga siya papasampal. Ipagtatanggol niya ang kanyang sarili. Hindi ako papakasal sa iyo, Nikita. Itatak mo sa isip mo na hinding-hindi kita magugustuhan at hinding-hindi ko pakakasalan ng isang babaeng katulad mo. Pagbibitaw ni Ashton ng salita kay Nikita, hindi niya na talaga nagugustuhan ang ginagawa ng babae. Sasaktan pa nito ang babaeng mahal niya. And you think our parents will let that happen? Na hindi tayo makasal, Ashton? Sa mata ng daddy mo, ay ako lang ang babaeng nababagay sa'yo. Ganon din sa mga kapatid mo. Kaya wala ka nang magagawa pa kundi tanggapin na lamang ako para sa'yo. Desperada na talaga ang babae, kaya kung ano-ano na ang sinasabi. The dream on. Pero ito yung tatandaan mo sa sandaling saktan mo si Misty, ay malalagot ka sa'kin. Wala akong pakialam kung babae ka. Huwag na huwag mong sasaktan ang babaeng mahal ko. Nasaktan yata ang babae sa sinabi niya, kaya bigla na lamang itong umalis. Wala siyang pakialam kung nasaktan niya ito, kung nasaktan naman ito sa kanyang sinabi. Nagsabi lang naman siya ng totoo at pinanindigan niya lang naman ang kanyang nararamdaman, kaya para sa kanya ay walang mali doon. At oo nga pala, iimbitahan niya pala si Misty sa bahay nila dahil malapit na ang kanyang kaarawan at gusto niyang nandoon ito. Well, sigurado namang maraming pupunta dahil sa madaming kakilala ang mga magulang niya. Pero gusto ni Ashton na personal na imbitahan si Misty. Mas magiging espesyal ang kanyang kaarawan kung ito ay dadalo. Wala siyang pakialam sa iisipin ng ibang tao, sa sasabihin ng kanyang ama, at ang gusto niya lamang ay makasama ang babae sa isa sa espesyal na araw ng kanyang buhay. Dahil si Misty ang kukumpleto sa kanya. Ito lamang at wala ng iba. Ha? Pupunta sa birthday mo? Ayoko. Agad na sagot ni Misty kay Ashton. Kahit na pupunta pa yung ibang empleyado, dahil imbitado rin namang ito, ay ayaw niya pa rin pumunta. Nakakahiya. Ano namang gagawin niya doon? Baka magkalat lamang siya doon. You have no choice, baby. You need to go there. Dahil kung hindi ka pupunta, sa bahay mo na lang natin i-celebrate ang birthday ko. May ngiti sa labi na sabi ng lalaki. Biglang uminit ang pisngi ni Misty. Iba kasi ang nasa isip niya. Dumumi ang kanyang utak. I know what you're thinking, baby. What I mean, isa bahay mo na tayo kakain or else gusto mo nang... Hindi niya na pinatapos ang sasabihin ng lalaki. Tinakpan niya ang bibig na to. Baka kung anong kalaswaan ang lumabas sa bibig nito na ayaw naman niyang marinig. Oo na, pupunta na ako. Dahil sa labis na tuwa, ay mabilis siyang niyakap ng lalaki. Ramdam niya ang sobra nitong kasiyahan. Tsaka wala naman atang masama kung dadalo siya, invited naman siya. Pero paano ang mga tao na ayaw siya doon? Bahala na nga lang. Gusto niya lang na makita na masaya si Ashton. Noong umuwi, ay sinabi niya kay Ashton na may friendly date sila ni Mary. Pero ang totoo ay magpapasama lang siya sa kaibigan para sa paghahanap ng damit na isusuot niya sa birthday party ni Ashton. Hindi siya pwedeng magmukhang tanga sa party. Ano ba, be? Ano ba talagang bibilhin mo? Ang tagal mong mag-isip eh. Lahat naman yan ay bagay sa'yo. Yung gusto mo ata, ay yung magiging diyosang diyosa ka sa harapan ni Sir Ashton. Wika sa kanya ni Mary. Nang makita naman ito ang mukha niyang namumula, ay malakas itong napatawa. Tuwang-tuwa sa kanya. Hindi ako pwedeng magmukhang tanga dun eh. Wika nito at napakamot sa ulo. Napaikot ng mata si Mary. Tsaka siya tinulungan maghanap ulit ng damit. Kanina nga ay gusto pa silang samahan ni Duke, pero si Mary na ang gumawa ng kung ano-anong dahilan para hindi na sumama pa ang lalaki.
habang si Nikita ay abala rin sa paghahanap ng damit na isusuot niya sa birthday party ni Ashton. Kailangan ay siya ang pinakamaganda roon dahil siya ang fiancé ng celebrant, kaya mapupunta rin sa kanya ang atensyon ng mga tao. "You really love Ashton," sabi ng kanyang mami. Malawak na napangiti si Nikita. Mahal na mahal niya si Ashton na parang humantong na nga ata sa obsesyon, kaya labis ang pagkainis niya sa Misty na yon, lalo pat nilalabanan siya na to. Wala rin siyang pakailam sa sinabi ni Ashton na wag sasaktan ang Misty na yon dahil gagawin niya ang kanyang gusto. "I do, ma'am, kaya gagawin ko lahat para sa kanya." Napangiti ang ginang sa sinabi ng anak, pero lingid sa kalaman nito na iba ang tumatakbo sa isipan ng kanyang anak, at kung malalaman niya lamang iyon ay hindi niya talaga magugustuhan. Nakakatakot na ang kanyang anak, hindi na mabuti, nakakasama na sa iba. "In-invite mo ba si Misty? I mean, personal mo ba siyang inimbitahan?" Pagtatanong kay Ashton ng kanyang mami. Pinuntahan siya nito sa kanyang kwarto upang kamustahin, dahil hindi niya masyadong pinapansin ang mga ito dahil may sama pa siya ng loob sa mga ito. "Of course, ma'am, dahil hindi ko aatendan yung sarili kong party kung wala si Misty doon," sagot niya sa kanyang mami. Napangiti ang ginang. Sinusuportahan niya ang anak sa ikakasaya na to. Hindi niya hinahadlangan ang mga desisyon niya sa buhay, kaya nga kinakausap na niya ang kanyang asawa, ngunit ayaw naman itong makinig sa kanya. "Naniniwala ko na babalik na din yung alaala ni Misty, anak. Babalik din siya sa'yo at magsasama kayong dalawa. Siya ang babaeng pakakasalan mo." Anito at masayang niyakap ang anak. Napangiti naman si Ashton. Sana nga ay magkatotoo yung sinasabi ng kanyang mami. Sana nga ay magdilang anghel ito para tuluyan na silang maging masaya ni Misty. Hindi alam ni Misty kung tama ba ang nabili niyang regalo para kay Ashton. Sa tingin niya kasi ay lahat na ng bagay ay meron na ito. Parang wala lang yung regalo niya kumpara sa ireregalo ng iba. Yun ang dahilan kaya hindi siya makatulog. Sa bagay, ilang araw pa naman bago ang party, pero wala na siyang pera. Hiling niya lang sana ay magustuhan ito ng lalaki. Hanggang sa makatulog na siya dahil sa pagod, napaginipan na naman niya ang lalaki, at nung makita niya ang mukha nito ay bigla naman siyang nagising. Sino kaya ang lalaking iyon sa kanyang panaginip? Sumasakit na ang kanyang ulo, kaya pinilit na lamang niya ang matulog ulit. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng kaarawan ni Ashton. Kabadong kabado si Misty. Malay niya ba kung anong mangyayari? Lalo pat hindi niya naman kilala ang mga taong nandoon bukod sa mga empleyado sa kumpanya, kaya nga hindi siya humihiwalay kay Mary. "Ang ganda mo." Kulang na lang ay mapanganga si Duke nang makita siya na to. Gandang ganda ang lalaki sa kanya. Marahil ay dahil sa kanyang suot o dahil sa inayusan talaga siya ni Mary ng bongga. Ayaw niya talaga ng inaayusan, pero ayaw paawat ng kanyang kaibigan, eh gusto ay ayusan siya na to. "Wala man lang bang credits? Ako nagayos dyan," pabirong sabi ni Mary. Kaya naman nagtawanan silang dalawa. Oo nga pala, naroon sila sa garden ng mansyon ng mga Montenegro. Malaki ang lugar, kasya ang lahat ng mga bisita. Ngunit kaagad na nawala ang ngiti sa labi ni Misty nang makita siya ng kapatid ni Ashton. Hindi nito kasama ang kakambal, ito yung medyo maldita sa dalawa. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa, tsaka ito peking umiti. Alam naman niyang hindi siya nito gusto dahil ang gusto nito ay si Nikita at ayos lang naman yun sa kanya. Ayaw naman niya sa gulo eh. "Bakit ganyan ka makatingin?" Pagtatanong ni Mary sa kapatid ni Ashton. "Umirap muna ito bago umalis." Sinabihan niya si Mary na intindihin na lamang ang bata dahil bata iyon at huwag ng patulan. Pero ang kaibigan niya ang daming sinasabi na dapat daw hindi kinukonsinti ang mga ganoong ugali. "Kapatid atay ni Sir Ashton, mukhang alam na gusto ka ng kuya nila," wika ni Duke. Nakapag-usap na sila ng lalaki. Hindi niya nga alam kung bakit sinabi niya agad at inamin sa lalaki na wala itong pag-asa sa kanya. Natinanggap naman ito at hindi nagalit. Maya-maya pa ay lumabas na si Ashton, kaya naman nagpalakpakan ng mga bisita. Ewan niya ba kung bakit bigla na lamang sumakit ang kanyang ulo, ngunit hindi niya na lamang pinapahalata at nakikipalakpak na lamang. Pero parang biniyak ang puso ni Misty na ang sunod na lumabas ay walang iba kundi si Nikita. Siguro ay alam naman ng lahat na hindi lang birthday party ang event na ito.
It was also an engagement party para kay Ashton at Nikita at nagpalakpakan ang mga bisita. Tumingin siya sa mga mata ni Ashton na parang sinasabi ng mga mata nito na huwag siyang umalis. Pero dahil sa naninikip na ang dibdib niya at nasasaktan siya sa naririnig at nakikita, ay hindi niya kaya pang mag-stay doon at hiniling niya na sana hindi na lamang siya nagpunta roon dahil sa labis sa pagmamadali ay nadali niya pa ang isa sa mga bisita kaya napatingin ang lahat sa kanya. Konti na lamang ay papatak na ang kanyang luha pero pinigilan niya iyon. Ayaw niyang makita siya ng lahat. Tumakbo siya paalis doon. Wala siyang pakailam kahit na tinatawag pa siya ni Ashton pati na rin ang mga kaibigan niya. Ang tanging gusto niya lamang ay makalayo roon kaya takbo lamang siya ng takbo. Dahil sa labis sa pagmamadali at pagtakbo, tatawid sana siya ngunit hindi niya namalayan na may paparating palang sasakyan. Bago siya nawala ng malay ay lumitaw sa isip niya ang lalaking laging sumasagi na nasa isip niya at yun ay si Ashton. Si Ashton ang lalaking laging nasa panaginip niya na walang muka. Ang lalaking mahal niya na kanyang nakalimutan. "Look what you've done," sigaw ni Ashton sa kanyang daddy. Hindi niya alam na may pakulo pala itong ganun. At ang mami niya ay hindi rin sinabi sa kanya, ganun din ang kanyang mga kapatid. Labis-labis ang nararamdamang galit ni Ashton ng mga oras na iyon. "Saan ka pupunta, Ashton?" takang tanong sa kanya ni Nikita. Hinawakan pa nito ang braso niya, pero iwinaksi niya iyon at galit niyang tinignan ang babae. Tumakbo siya paalis ng party. Kaagad naman iyong pinagkwentuhan ng mga bisita. Ngunit wala na siyang pakailam doon. Si Misty ang importante sa kanya. Nang makalabas si Ashton ng kanilang mansyon, ay wala siyang Misty na naabutan. Sa tuwing sumasagi sa isip niya ang mukha ni Misty kanina, na sa mga mata pa lamang nito ay makikita mo na ang sakit, ay gusto niyang saktan at sapakin ang sarili. "Sir Ashton," nang bigla na lamang may tumawag sa kanya. Si Mary iyon at kasama nito si Duke. Kinabahan siya sa paraan ng pagtawag nito sa kanya. "Si Misty, alam niyo kung saan nagpunta?" "Nasa hospital po siya. Nabangga po si Misty. Dinala po siya nung nakabangga sa hospital." Naiiyak na sabi sa kanya ni Mary dahil sa sobrang pag-aalala nito sa kaibigan. Hindi pa rin mapakali si Ashton kahit na nakausap niya na yung doktor na nag-asikaso kay Misty. Hindi naman daw malala ang naging tama ng babae. Nakahinga siya ng maluwag nang marinig niya ang mga salitang iyon na ayos lamang ang babaeng mahal niya. Hindi niya kasi mapapatawad ang sarili kung may masamang mangyayari sa babae. Ang mga kaibigan ni Misty na si Duke at Mary ay hindi rin mapakali at hinihintay ang paggising ng kaibigan. Nararamdaman niyang gusto siyang sisihin ang mga ito, hindi lamang magawa. Nagring naman ang kanyang cellphone. Sinagot niya iyon dahil nakita niyang ang mami niya ang caller. Pero kung ang ama niya at kahit ilang beses pa itong tumawag, eh hindi niya yung sasagutin. Ayaw niyang pinag-aalala ang kanyang mami. At higit sa lahat, ay ito lamang ang nakakaintindi sa kanya. "Where are you, son? I'm sorry for what happened. Hindi ko agad nasabi sa'yo. I hope you will forgive me." Nagsusumamo yung boses ng kanyang mami. Kung tutuusin, ay wala naman talaga itong magagawa kaya dapat sa ama niya siya magalit dahil ito ang hadlang. "Hospital?" Maikling sagot niya rito. "Why? What happened? Sinong na-hospital?" Nag-aalala nitong tanong. Kahit kausap niya lang ito sa cellphone, ay ramdam niya ang pag-aalala na to. "Misty, she got hit by a car. Hinihintay na lang namin ang pagising niya. Hintayin mo ko, pupuntahan kita dyan." "No, ma'am, just stay there. Baka sumama pa si dad. Kaya ko na po to." "Are you sure?" Ipagdarasal ko ang kanyang mabilisang paggaling. Hindi na siya sumagot at pinatay na ang tawag. Nagpaalam ang mga kaibigan ni Missy na uuwi muna daw at babalik rin naman agad. Hindi niya alam kung bakit hindi siya nakaramdam ng selos habang kausap niya si Duke. Alam niyang may gusto ito kay Misty na posibleng gusto rin ito ni Misty. Habang si Nikita ay inis na inis habang nasa sasakyan, kinakausap siya ng kanyang ina at sinasabing kumalma siya pero hindi niya ito pinapakinggan. Napahiya siya. Napahiya siya dahil iniwan siya ni Ashton para sundan ng babaeng yun. Napahiya siya sa mismong engagement party niya. "Calm down, anak," muling sabi ng kanyang mami. "How can I calm down, mami? Nakita niyo naman di ba yung nangyari? He loves that girl so much. At masakit yun para sa akin. Mamamatay ako, mami.
mamatay ako kapag hindi kami nagkatuluyan ni Ashton. Pananakot pa niya sa ina at kunyari ay umiiyak. Shh! Gagawa kami ng paraan ng dad mo. Stop crying. Napangiti si Nikita dahil sa sinabi ng kanyang mami. Ang dali talagang paikutin ng mga ito. Siyempre, siya din ay gagawa ng paraan para mangyari ang kanyang gusto. Hindi niya hayaan na mawala sa kanya ang lalaking gustong gusto niya dahil hindi niya kaya. She loves Ashton so much. Nagising si Misty na may nakahawak sa kanyang kamay. Para nga siyang namalikmata nang makita niyang si Ashton. Ilang beses pa siyang pumikit at nagmulat na baka kasi naghahalusinate lang siya. Pero si Ashton nga, nangigilaw niya ang kamay, ay nagising ito. May masakit ba sa'yo? I'll call the doctor. Natataranta nitong sabi, pero ang tanging naging tugon niya ay ang pag-iling lamang. Walang masakit sa'kin. Sorry pala, pinag-alala ko kayo. Paghingi niya ng tawad sa lalaki. Ako dapat ang humingi ng tawad sa'yo. Nasaktan ka nang dahil sa akin. Anito at hinalikalikan ng kanyang palad. Maya-maya pa ay pumasok na ang doktor at siya ay sinuri. Ano palang nangyari dun sa engagement? Pag-open niya tungkol sa bagay na iyon, hindi ko pa kakasalan si Nikita, Misty. Kahit pa yun yung gusto ng mga magulang mo? Kahit yun pa yung gusto nila? Sorry pala, mukhang sinira ko yung party mo. Don't you have a gift for me? Gusto niyang sabihin dito na nakakaalala na siya pero may tamang panahon naman para sa lahat. Si Ma'am Nikita, kamusta siya? Ang mga tao sa party? Ang mga magulang mo? Can you stop asking about them? Ang tanging importante lang ay ikaw. Natigilan siya dahil sa sinabi ng lalaki. Pero hindi naman ako gusto ng mga kapatid mo, lalo na ng daddy mo. Makakasira lang ako sa'yo. Aminin man natin o hindi, pero hindi tayo bagay na dalawa at yun ang totoo. Wala akong pakailam kahit hindi ka pa gusto ng lahat. Basta ako alam ko na gusto kita at mahal na mahal kita. Hindi niya na naiwasan na mapaluha dahil sa sinabi ng lalaki. Pinunasan naman ito ang mga luha niya at marahan siyang niyakap. Binubulungan siya nito ng mga sweet words upang tumigil na nga siya sa pag-iyak. Dahil hindi naman malala ang pagkakabangga kay Misty, ilang araw lamang, nakalabas na nga siya ng hospital. Makakapasok na ulit siya sa trabaho. Masaya naman siya dahil todo alalay sa kanya si Ashton at hindi siya nito pinababayaan. Ang kinatatakot niya lamang mangyari ay ang magtagpo ulit ang landas nila ni Nikita. Hindi dahil takot siya sa babae, kundi baka ano pa yung magawa sa mukha nitong sobrang kapal. Nang makapasok sila ni Ashton sa opisina nito, ay nandoon si Nikita. Sobrang sama ng tingin nito sa kanya, lalo pat kitang-kita nito kung paano siya alalayan ni Ashton. Kitang-kita niya rin ang pagkaingit sa mga mata na to. Nakulang na lamang ata ay sugudin siya. Pakiramdam niya ay gustong gusto siya nitong saktan na hindi naman niya hayaang mangyari. Kaya ka ba nawala ng ilang araw, Ashton? Dahil kasama mo yung babaeng to? I'm your fiancé. Pero bakit ibang tao yung inuuna mo? Pinahiya mo ko sa engagement party natin dahil sa babaeng yan. Galit na sigaw ni Nikita. Gusto niyang matawa dahil sa nakikita. Labis-labis talaga ang pagkaingit nito sa kanya at kulang na lamang umusok ang ilong nito sa galit. Ikaw lang ang may gusto na makasal tayong dalawa. At alam mo naman kung sino yung gusto ko at mahal ko, diba? Si Misty yun. So stop being a desperate woman. Nikita, ibang lalaki na lang ang guluhin mo. Iritadong sabi ni Ashton. Akala nila ay aalis na si Nikita. Pero nanlilisik ang mga mata nito na lumapit sa kanya. Tatama na sana ang palad nito sa mukha niya. Pero hinawakan niya ang kamay ng babae. Nakinagulat naman ito pati na rin ni Ashton. Ang tapang mo na ha? Di ba isa ka lang babae na walang maalala? At nagsusumiksik sa kumpanyang to? You don't even belong here. Kaya bakit ganyan ka umasta? Sabi nito na may halong pangiinsulto. Wala akong pakialam sa sinasabi ninyo. Paano kung sabihin ko na nakakaalala na ako? May magagawa ba kayo doon? Mas lalong hindi mapapasayo si Ashton. Kawawa ka naman. Masyado ka nang kulang sa pagmamahal. At pabalian niyang binitawan ang kamay ng babae. Doon lamang napaalis ang babae. Samantalang kitang-kita niya naman ang tingin sa kanya ni Ashton. Punong-puno yun ng pagtataka. Magpapaliwanag pa lang sana siya at magsasalita. Pero mabilis siyang niyakap ng lalaki dahil sa labis na kasiyahan nito na nararamdaman ng mga oras na iyon. Ash, hindi ako makahinga. Pagbibiro niya rito dahil masyadong mahigpit ang yakap nito pero ayos lang naman. Masaya siya na hindi na ito malungkot dahil sa kanya. Kailan ka pa nakakaalala? Nung gumising ako sa hospital, nung pagising ko, ikaw agad yung nakita ko na nasa tabi ko. Bakit hindi mo agad sinabi?
Naghanap lang naman ako ng tiyempo. You make me so happy. Wala na akong pakialam kahit ano pang rason mo kung bakit hindi mo sinabi agad. The important thing here is nakaalala ka na. Masaya nitong sabi at muli siyang niyakap. Sobrang sarap sa pakiramdam. Pero paano sinikita? Sabi nitong wag na siyang mag-isip ng kung ano-ano. Ito na daw ang bahala sa lahat. Na sinang-ayunan niya na lamang. Kilala niya si Ashton kapag sinabi nito ay ginagawa na to. Masaya kami na okay ka na. Masayang sabi ni Mary sa kanya. Niyaka pa siya ng kaibigan. Masaya din ako na okay na ako. Pansin niya ang tingin ni Duke sa kanya. Duke, ayos ka lang ba? Alam namin na nagka-amnesia ka, Misty. At si Sir Ashton, mas una mo pa pala siyang naging kaibigan kaysa sa amin. Pagkukwento ni Mary sa kanya, mukhang nagkwento si Ashton sa mga ito. Kaya pala bagay na bagay kayo dahil matagal na pala kayo magkakilala. Hinga lang, nakalimutan mo siya. Pero masaya kami na nakakaalala ka na. Paano nyo nalaman na nakakaalala na ako? Sa boses mo ba naman kanina? Napadaan ako sa opisina ni Sir Ashton. Rinig ko yung boses mo at sinabi mong nakakaalala ka na. Hindi naman kasi maayos na nakasarado ang pintuan. Madaldal na sabi ni Mary. Kau talaga? At niyakap ang kaibigan. Basta sabihin mo lang sa amin kapag sinaktan ka ng nikitang yun ha. Kahit naman naaalala mo na yung dati mo pang kaibigan, ay kaibigan mo pa rin kami, diba? Friends pa rin naman tayo, diba? Madamdaming pahayag ni Misty. Oo naman, ano ka ba? Friends pa rin tayo. Samantalang si Ashton ay masaya siyang pinagmamasdan, nakausap niya ang kanyang mga kaibigan. Nasa medyo malayo ito upang hindi mailang ang kanyang mga kaibigan. Masaya ito na nakakaalala na siya. Ash, ayokong pumunta sa inyo. Obvious naman na ayos sa akin ng dad mo at ng mga kapatid mo eh. Baka magkagulo-gulo lang kayo kapag sinama mo ko ron. Ang tanging tugon ni Misty kay Ashton nang sabihin ng lalaki na isasama siya nito sa bahay ng mga ito. Magulo na kami kahit hindi pa kita isama. And don't worry, hindi ko hayaan na may gawin sila sa'yo. Sabi naman nito kaya hindi na siya nakatanggi. Kahit kasi magdahilan pa siya, ay alam niyang ito pa rin ang masusunod at hindi ito papayag. Habang nasa sasakyan sila ni Ashton, ay walang tigil ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Kinakabahan siya, more on parang natatakot siya pero hindi niya naman nahayaan na api-apihin lamang siya roon. Kahit anong mangyari, ay pagtatanggol niya ang kanyang sarili. Mabilis silang nakarating sa pupuntahan. Holding hands silang pumasok ng mansyon. Ang kambal na kapatid ni Ashton ang kaagad na bumungad sa kanila. Ang isa ay masama ang tingin, ang isa naman ay mukhang masaya pero mahirap pa ring basahin. Bakit mo siya sinama dito, kuya? Dahil sa kanya ay nasira yung engagement party ninyo ni Ate Nikita. Dahil noong tumakbo palayo yung babaeng yan, sinundan mo. Galit na sabi ng kapatid dito habang nakatingin sa kanya. Buti na lamang talaga, hindi siya pumapatol sa bata. Misty Iha, familiar sa kanya ang boses na iyon, ang ina ni Ashton. Kasunod nito ang asawa na iba rin ang tingin sa kanya, kaya natakot siyang lumapit sa ginang. Pero ang ginang na mismo ang lumapit sa kanya at siya ay niyakap. Masaya ako na okay ka na, Iha. Napangiti naman siya. Of course, she's okay, ma'am. Dahil alam niyang mahal na mahal siya ni Kuya Ashton. Baka drama niya nga lang yung tumakbo palayo eh, para magpapansin. Sabi ng kapatid ni Ashton na si Ashton. Pero ang kakambal nito ay tahimik lang at walang kahit anong sinasabi. Could you just shut up, Ashton? Hindi ka na marunong gumalang sa mga nakakatanda sa'yo. Hindi mo ba nakikita na ginagamit ka lang ng Nikita na yon para makuha niya yung kuya mo? Pangangaral lang ginang, kaya natahimik ito at mukhang maiiyak. Tumakbo ito papunta sa kwarto. Nagtampo dahil nasigawan, pero mas okay na rin ang napagalitan nito kaysa naman mas lalo pang sumama yung ugali na hindi maganda. Hi, Ate Misty. Hindi inaasahan ni Misty na kakausapin siya ng kakambal ni Ashton. Nginitian niya na lamang ito. Nakakaalala na po ako. Sorry po kung dahil sa akin ay nawala sa inyo yung atensyon ni Ashton. Hindi ko po sinasadya. Paghingi niya ng tawad sa mag-asawa. Hindi inaasahan ni Ashton ang kanyang gagawin. No, Iha. Hindi mo naman kailangang humingi ng tawad. Hindi mo kasalanan kung minahal ka ng anak namin. Saad ng ginang. Samantalang ang asawa nito ay tahimik lang. Hindi niya natinignan pa yung ama ni Ashton dahil alam naman niyang ayaw nito sa kanya. Gusto ko lang din pong malaman ninyo na mahal ko po yung anak niyo. Kung sasabihin niyo po sa akin na layuan ko siya, hindi ko po magagawa yun dahil mahal ko po si Ashton. Nakinawang ng labi ng ginang. Sa kanya sinabihan si Ashton na umalis na nga sila doon. Agad namang pumayag ang lalaki.
Kaya habang palabas sila ng mansyon, ay kitang-kita niyang ngiting-ngiti ito. Malamang ay dahil sa inamin niya sa mga magulang na to. Ngini-ngiti-ngiti mo dyan, masyado ka atang masaya. Kunwari niyang pagtataray sa lalaki. Pero ang totoo niyan ay dobling kilig rin yung nararamdaman niya dahil hindi niya inaasahan na masasabi niya yung salitang yun para tuloy nahihiya din siya dahil kababae niyang tao. I'm just happy and besides, masaya talaga ako kapag kasama kita. Nambola pa nga. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Paano kung sabihin ko na gwapo si Duk? Nagsasabi lang din naman ako ng totoo. What did you say? Seryoso na ang mukha nito at hindi nakikipagbiruan. Wala, ang sabi ko ang gwapo mo. Mauuna na sana siya sa paglalakad nang hawakan nito ang kamay niya para maparap siya dito hanggang sa inalapit nito yung labi nito sa kanyang labi. Ayoko sa lahat ay magbabanggit ka ng pangalan ng ibang lalaki kapag magkasama tayo. Ako lang palagi dapat yung nasa isip mo, baby. Because you're mine. Bulong nito sa kanyang tenga pagkatapos nilang maghalikan. Matalim pa rin ang mga titig ng kapatid ni Ashton kay Misty. Inahayaan lang naman ni Misty dahil ayaw niyang pumatol sa bata at saka may magulang naman ito at ayaw niyang manakit nang hindi naman niya kapatid. Mabuti pa yung kakambal nito na si Ashley, nakikipagkwentuhan sa kanya at hindi masyadong magaspang ang ugali. Maya-maya pa ay biglang may dumating, si Nikita. Agad na tumayo si Ashton at lumapit sa babae at niyakap ito. Kitang-kita ni Misty ang malawak ng ngiti sa labi ni Nikita. Halatang may ipaparating. Ano naman ang pinunta mo dito, Nikita? Tanong niya sa babae. Nainirapan lamang siya at si Ashton ang pinansin. Hindi ito pupunta doon para lamang sa wala. Halatang may binabalak ito na hindi maganda. Dahil ba mahal ka ni Ashton, ikaw lang ang may karapatan na pumunta dito. Besides, I'm already close with this family. Sagot nito sa kanya. Kaya napangiti si Ashton. Samantalang si Ashley ay tumingin sa kanya at halatang hindi gusto nito na nandoon si Nikita. Gusto niya sanang tawagin si Ashton, kaso kausap nito ang mami nito at baka makaabala lamang siya at ayaw niyang mangyari iyon. Hanggang sa bumaba na si Ashton at ang kanyang tita Celine, masama ang tingin ng ginang kay Nikita dahil nilalaso nito ang utak ng kanyang anak. As far as I know, tita Celine ako pa rin ang fiancé ni Ashton, kaya bakit ganyan kayo makatingin sa akin? And where's Tito Gray? Maarte nitong sabi sa ginang, tila walang paggalang. Si Ashton naman ay halatang pinipigilan lamang ang sarili na saktan ang babae. Hindi ka pakakasalan ng anak ko, Nikita. Hindi ba yung nasabi sa'yo ng mga magulang mo? Wika ng ginang kay Nikita. Hindi agad nakapagsalita ang babae. No, it can't be. At sino yung pakakasalan ni Ashton? Ang babaeng yan? Sabay turo nito sa kanya. Lumapit si Ashton sa kanya at niyakap siya na to. Are you okay? Tanging-tango lamang ang naging tugon niya rito. Hanggang sa muling pinatulan ng ina ni Ashton si Nikita, naubos na talaga ng tuluyan ang pasensya ng ginang. It can. And you know what's the truth? Kung hindi lang dahil sa mga magulang mo, ay hindi kita pakikitunguhan ng maayos. Yes, you have a beautiful face, but a beautiful heart. Kala mo hindi ko nanahalata na peki ang kabaitan na pinapakita mo? Kung ang asawa ko ay naluloko at nabuwala mo, pwes ako hindi. Sigaw ng mami ni Ashton. Pero ang dami ko nang nasayang para sa pamilyang to, para makuha lang ang loob nyo. Then, ganito lang yung igaganti nyo sa akin, ha? Pagkatapos ng lahat. Kunwari ay naiiyak nitong sabi. Alam nating lahat na kaya ka lang nagpapanggap na mabait ay dahil kay Ashton. Dahil sa anak ko. Dahil gusto mo makuha yung loob namin para si Ashton ay makuha mo rin. Hindi ako tanga, iha. Aminin mo man o hindi, pero yun ang totoo. Hindi lubos sa kalain ni Misty na mas nakakatakot pala ang ina ni Ashton kapag ito ay nagalit. Noong bata sila ni Ashton, ay takot na siya sa ginang kahit wala pa itong ginagawa. Pero sa nakikita niya, eh iba pala talaga itong magalit. Mas gusto niyo yung babae yan kaysa sa akin? Wala naman siyang maiaambag sa kumpanya ninyo ah. My parents, matutulungan nila kayo sa business. Si Ashton, matutulungan din nila. Ako dapat. Ako lang dapat. Desperadang sabi ni Nikita. We have enough riches, iha. Hindi na namin kailangan ng sa inyo. So it's more better kung aalis ka na lang. Baka tumawag pa ako sa mental at sabihin na may baliw dito sa amin. Nang magtama ang mata nila ng ginang, ay ngumiti ito sa kanya at nakita iyon ni Nikita na mas kinakulo ng dugo na to. Akala niya nga isasaktan siya nito, pero naglakad ito paalis ngunit may mga huling salitang sinabi.
Hindi pa tapos ang lahat, ang huli nitong sinabi bago tuluyang umalis. Akala niya ay susundan nito ni Ashton, ngunit umalis lang ito doon para tunguhin ang kwarto nito at doon magmukmuk. Buong akala talaga niya ay mabait ang kanyang ate Nikita. Yun pala ay nagpapanggap lang para makuha ang kanyang loob dahil baliw na baliw ito sa kanyang kuya. Gusto niyang magsorry sa kanyang kuya Ashton at ate Misty pero hindi niya alam kung paano. Buti pa si Ashley, close na sa kanyang ate Misty. Samantalang siya, baka galit sa kanya ito. Pati ang mami niya rin ay galit sa kanya. Ash, pwede ko bang makausap ang kapatid mo? Lahat naman kasi nagkakamali at bata pa naman si Ashton. Madaling manipulahin at yung ginawa ni Nikita. Minanipulan nito si Ashton. Pero ngayon, nalaman na ni Ashton ang totoo. Of course, iha. Just tell me kapag may ginawa siya sa'yo ng hindi maganda, ha? Samahan na kita, ate Misty. Ngiting sabi ni Ashley hanggang sa tinungo nila ang kwarto ni Ashton. Galit na umuwi si Nikita sa kanila at halos sirain na niya ang gamit sa living room dahil sa sobrang pagwawala. Wala na siyang pag-asa na makuha si Ashton. Alam na ng pamilya ni Ashton kung anong klaseng ugali ang meron siya. Ayaw na sa kanya ng mami ni Ashton. Well, alam niya naman una pa lang ay ayaw na ng ginang sa kanya. Pero mas lalo siya nitong inayawan pati ni Ashton na kilala na ang tunay niyang ugali. Sinasabunutan niya ang sariling buhok hanggang sa dumating ang kanyang mami. Laking pagtataka nito nang makita siya na nagkakaganon pero agad ding lumapit at binigyan siya ng yakap. Umiyak naman si Nikita sa balikat ng kanyang ina at nagkwento dahil magaling siyang mag-imbento ay gumawa na naman siya ng iba-ibang kwento. Puro kasinungalingan ang kanyang sinabi sa kanyang mami na sinaktan siya ng ina ni Ashton na hindi naman totoo. Wag na mami, wag kang magalit kay Tita Celine. Pinagtanggol lang naman niya yung Misty na yun. Ang Misty na yun, mami, ang dahilan kung bakit hindi ko makuha si Ashton. Mami, please do something. Mami, iyak nito sa kanyang mami. Awang-awa ang ginang sa anak. Gusto nito na palaging masaya ang nag-iisa nilang anak. Kaya palaging kinukonsinti si Nikita kahit malina ang ginagawa na to. Kaya mas lalong lumalaki yung ulo dahil hindi itinatama. Samantalang si Misty ay ilang beses nang kumakatok sa pintuan ng kapatid ni Ashton pero hindi siya pinagbubuksan ni Ashton kahit pa yung kakambal nito na si Ashley. Rinig naman nila na humihikbi ito sa loob ng kwarto. Gusto niya itong i-comfort at sabihin na wala naman itong kasalanan. Mabuti pa siguro mamaya mo na kausapin si Ashton. Pwede mo naman akong tulungang magluto, sabi sa kanya ng kanyang tita Celine. Ako nang bahala sa kakambal ko, ate Misty. Magbanding muna kay ni mami. Ngiting sabi ni Ashley, niyakap muna niya ito bago sumama sa ginang. Kamusta? May ginawa ba siya sa'yo? Tanong ni Ashton nang siya ay makababa na. Hindi, ayaw pa niya makipag-usap eh. Akmang aakyat si Ashton pero pinigilan ito ng mami nila. Baka awahin mo yung kapatid mo, umiiyak na nga. Mahinang napatawa si Missy dahil nakita niya ang mukha ni Ashton habang ito ay pinapagalitan. Ma'am, kakausapin ko lang, hindi ko naman sisigawan na taawayin. Wala akong tiwala sa'yo. Then, doon muna kami ni Misty sa kwarto ko. Mas lalo akong walang tiwala sa'yo. Baka mamaya ay magkaapo ko ng di oras. Magluluto kami ni Misty. At ikaw, hintayin mo yung daddy mo at mag-usap kayo. Gusto nang matawa ni Misty dahil sa mukha ni Ashton, pero pinipigilan niya lang talaga ang sarili. Baka kasi mapiko ng lalaki. Oh, bakit ganyan ka makatingin? Wala akong gagawing masama kay Misty, sabi ng kanyang tita Celine. Misty is my GF, ma'am, and Misty is my future daughter-in-law. Walang nagawa si Ashton kundi sundin ang kagustuhan ng mami. Yayakapin pa sana siya ni Ashton pero humarang yung ina nito upang hindi siya mayakap ng lalaki. Nangiinis at sinasabing kailangan na nilang magluto. Habang nagluluto ay nagkukwentuhan sila ng mami ni Ashton. Mabait talaga ito pag hindi galit, pero pag nagalit naman ay grabe. Huwag mo sanang mamasamain yung itatanong ko, iha. Pero tanda mo ba kung paano ka nawala ng alaala? Hindi siya nakasagot dito. Unti-unti niyang inalala ang mga nangyari noon. Sa pagkakatanda ko po, nabangga din ako noon eh. Kilala mo ba kung sinong nakabangga sa'yo? Kung anong sasakyan? Kung makikita ko po yung sasakyan eh matatandaan ko po pero hindi na po importante dahil okay naman na po ako. Mahalaga iyon, iha. Paano natin mapagbabayad yung may gawa sa'yo noon kung hindi natin alam kung sino? Ilang taon kang nawala ng alaala dahil sa nangyaring iyon? Concerned na sabi ng mami ni Ashton.
Samantalang si Nikita ay halos iyumpog na yung sarili sa pader dahil pilit niyang kinakalimutan ng alaala ng nakaraan. Ang ginawa niya noon, ang sikreto na siya lamang ang nakakaalam at ang kanyang driver. Kuya, banggain mo. Pero ma'am, basta kuya, banggain mo. Banggain mo yan para makuha ko yung lalaking gusto ko. Para sa akin na si Ashton. Walang nagawa ang driver niya noon, kundi ang siya ay sundin. Wala akong ginawa, wala akong kasalanan. Gusto niya makalimutan pero gabi-gabi ay siya ay binabanguhot. Dahil ang totoo ay siya ang may gawa kung bakit nagka-amnesia si Misty. Pero pilit niya yung kinakalimutan at sinasabi sa sarili na wala siyang kasalanan. Dahil ang driver niya ang bumangga na hindi naman ito gagawin kung hindi dahil sa kanyang utos. Hello! Bati ni Misty kay Ashton na nakasuksok sa may dulo ng kama na to. Hindi ito makatingin sa kanya. Pagkatapos niyang tulungan magluto ang mami ni Ashton, ay umakyat muna siya dahil wala pa naman ang asawa ng ginang, kaya hindi pa sila makakapag-dinner. Hindi kayo galit sa akin? Biglang tanong nito sa kanya. Hindi, bakit naman ako magagalit sa'yo? Dahil ang dami ko pong sinabing bad words sa'yo, hindi ka po ba galit sa akin? Umiling-iling si Misty. Muli namang napaiyak si Ashton. Niyakap niya ito. Deserve mo po talaga yung pagmamahal ng kuya ko. Super good po ng heart niyo. Napatawa siya sa huli nitong sinabi. Medyo konyo kasi. Maya-maya pa ay pumasok na si Ashton sa kwarto. Napayakap sa kanya si Ashton. Ashton, lumabas ka muna. Nag-uusap kami ng kapatid mo. Eh baka mamaya saktan ka niyan eh. Grabe ka naman sa akin kuya. Hindi ko na pagsasalitaan ng masama si Ate Misty. Masyado ka namang tamang hinala. Baka mamaya niyan, masakal sa'yo si ate. Natawa naman siya sa sinabi ni Ashton. O nga no, baka masakal ako tapos iiwanan ko na yung kuya mo. Kaya nagtawanan silang dalawa. Hindi muna kita ihatid sa inyo Misty. Dito ka muna magpalipas ng gabi sa mansyon. Mariina sabi ni Ashton. Kuya, may binabala ka no. Gusto mong masolo si ate para... Hindi na nito natuloy ang sasabihin dahil pumasok sa kwarto si Ashley na mas inosente kay Ashton. Anong pinag-uusapan ninyo? Tanong na to. Wala naman. Bati na rin kami ni Ate Misty. Kanina kasi kinakausap din ito ng kakambal kaya na-realize na talaga ni Ashton ang kanyang mga pagkakamali. Maya-maya pa ay pumasok din sa kwarto ang kanyang tita Celine at sinabing pinapatawag na sila ng asawa para sa dinner. Ewan niya ba? Ayaw niya pa rin humarap sa ama ni Ashton. Don't worry, iha. I assure you na hindi ka na mapagsasalitaan ng kung ano-ano ng asawa ko. Sabi ng mami ni Ashton. Ngumiti naman sa kanyang kambal na parang pinapahiwatig na ayos lang ang lahat. Si Ashton ay nakausap na rin ang daddy nito at ayos na nga ang dalawa. Ang totoo niyan, bago ito pumunta sa kwarto ng kapatid, ay nagkaroon ito ng heart-to-heart to talk sa kanyang daddy. Habang naglalakad sila pababa ng hagdan, ay magkahawak kamay sila ni Ashton. Medyo nanlalamig ang kamay niya sa isiping ang daddy lamang ni Ashton ang may ayaw sa kanya. Hanggang sa nakarating na nga sila sa dining. Tinulungan ako ni Misty na magluto, sabi ng ginang sa asawa. Hindi ito umimik kaya naman mas lalo tuloy lumala ang kanyang kaba. Hanggang sa nagsimula na silang mag-dinner, tahimik ang lahat. Tanging tunog lang ng kutsara at tinidor ang maririnig. Wala kasing gustong mag-open ng topic. How are you? Sabi ng daddy ni Ashton habang nakatingin sa kanya. Kaya naman napatigil ang lahat sa pagkain. Ako po. Nang ma-realize niya na siya lang ang kinakausap na to, ay agad na binalik ni Misty sa katinuan ang sarili. Ayos lang po ako. I'm glad to know that. May plano na ba kayo para sa date ng wedding? Halos mabulunan si Ashton dahil sa sinabi ng kanyang daddy. Bakit kasi kay Misty nito tinanong ang tungkol sa bagay na iyon? Ah, wala pa po kaming napag-uusapan ni Ashton. Mukhang mabagal kumilos yung anak ko. Hindi na ako magtataka kung magkakagusto ka pa sa iba. Pabiro nitong sabi. Hindi na po. Mahal na mahal ko rin po yung anak ninyo kaya hindi na po ako magkakagusto sa iba. Napairit ang kambal. Kinikilig na yan si kuya. Ang kanilang gabi ay naging masaya. Hinayaan siya ng mami ni Ashton na sa kwarto ni Ashton matulog. Ganon din ang asawa na to. Wala naman silang ginawa eh. Natulog lang na magkatabi. Maayos na rin sana yung umaga nila. Ngunit bigla na lamang dumating ang ina ni Nikita kasama si Nikita. Kaya muling nakipagtalo dito ang kanyang tita Celine. Ngunit sa labas ay nakita niya ang isang pamilyar na kotse. Ang kotse na iyon
Ang kotse na iyon na hinding-hindi niya makakalimutan. Hindi siya pwedeng magkamali. Hindi pwedeng magkamali ang memorya. Ang kotse na iyon. Iyon ang bumangga sa kanya noon. Galit siyang tumingin kay Nikita. May nakita siyang kung ano sa mga mata na to. Ikaw ang may gawa kaya nawalan ako ng alaala. Napakasama mo. Sigaw niya kay Nikita. Takang-taka ang kanyang tita Celine sa nangyayari sa kanya. Samantalang siya ay napapaiyak dahil sa sobrang sama ng loob. What are you talking about? Wala akong alam sa sinasabi mo. Nagmama ang maangan na sabi pa ni Nikita. Kaya hindi na nakapagtimpi pa si Misty. Nilapitan niya ang babae at ito'y sinabunutan hanggang sa itulak siya na to. Maski ang ina ni Nikita ay hindi makapaniwala sa ginawa ng kanyang anak. Takot naman na tumingin si Nikita sa mami na to. Nikita? What is she talking about? Galit nitong tanong dito. Umiling-iling naman si Nikita na parang sinasabi na wala itong alam sa nangyari. Akmang lalapitan niya ulit si Nikita pero pinigilan na ni Misty ang kanyang tita Celine. Tell me what happened, iha. Malambing na sabi nito sa kanya. Yung kotse na po na yan, tita. Yan po yung bumangga sa akin noon. Kaya po ako nawalan ng alaala. Hindi po ako gumagawa ng kwento, tita. Tandang-tanda ko po yun. Hindi po ako pwedeng magkamali. You liar! Sigaw naman ni Nikita sa kanya. Nanlilisik ang mga mata na to. Hindi ako katulad mo. At least nalalaman na rin ng mami mo yung tunay na ugali mo. Sa kagustuhan mo na makuha yung gusto mo, kahit buhay ng tao ay handa mong kitilin. Wala akong pakialam sa'yo. Akmang aalis na si Nikita, pero hinawakan ng ina nito ang kanyang kamay. Nakita niyang may tumulong luha mula sa mata ng kanyang mami. Totoo ba yung sinasabi niya? Nangihinang tanong ng ginang. No, mami, she's lying. Nikita, magsabi ka ng totoo kahit ngayon lang. Hindi na nito napigilan ang sarili na sigawan ng sariling anak dahil hindi na makontrol pa ang damdamin. Oo, mami, she's telling the truth. Sinabi ko sa driver na banggain siya dahil gusto kong akin lang si Ashton. Alam ko na siya yung gusto ni Ashton, so she must die. Pero swerte niya dahil nawalan lang siya ng alaala. Hindi makapaniwala ang ginang. Baliw ka na. Oo, baliw na sa anak niyo. Gagawin ko yung lahat para lang maging sa akin si Ashton. It was almost perfect pero nakaalala ka pa. Sabay turo nito sa kanya. Nagulat sila ng kanyang tita Celine ang sampalin si Nikita ng mami na to. Imbis na humingi ka ng tawad, ayan pa yung sinasabi mo. Kinukonsinti kita anak dahil mahal kita. Dahil gusto kong maging masaya ka pero sobra na. Mommy, I'll change. I'll do my best para kami pa rin ni Ashton. Mommy, I love Ashton so much. At doon na-realize ng ginang na wala na nga sa tamang katinuan ng kanyang anak. Napaluhan na lamang ito. I'm sorry, iha. I'm really sorry. Hindi sana mangyayari ang lahat ng to kung napalaki ko ng maayos ang aking anak. Paghingi ng tawad ng mami ni Nikita kay Misty. Hanggang sa umalis na nga ito at si Nikita doon, pero alam na nila kung anong gagawin ng ginang sa anak. Napayakap na lamang si Misty sa mami ni Ashton na wala na ang sama ng kanyang loob. Hanggang sa dumating na nga si Ashton, ang mga kapatid kasi nito ay nasa eskwelahan, samantalang ang asawa naman ng kanyang tita Celine ay may inaasikaso din. Anong nangyari, ma'am? Tanong ni Ashton. Mas mabuti siguro kung kayong dalawa muna ang mag-usap at iniwanan muna sila ng ginang upang sila ay makapag-usap. Ikinuwento niya kay Ashton ang lahat, miski ito ay hindi makapaniwala sa nalaman. Ipapakulong ko yung babaeng yun. She deserved to be in jail. Tingin ko, hindi yun yung kailangan ni Nikita, Ashton. Then anong kailangan niya? What if ulitin niya yung ginawa niya sa'yo? Paano, Misty? Baka sa susunod ay mawala ka na sa'kin. Masyadong nabaliw si Nikita sa'yo, Ashton. Minahal ka niya ng sobra. To the point, nahanda siyang gawin ng lahat. Mapasa kanya ka lamang. Tingin ko ay kailangan niyang magpagamot. Pero hindi pa rin yung sapat na rason para manakit siya ng ibang tao. Para utusan niya ang driver niya na sagasaan ka. Okay naman ako, diba? Masaya naman na tayo. Why are you so kind? Dahil sa sobrang kabaitan, ay pwede ka nang maloko ng ibang tao. So, lulokohin mo rin ako? Of course not. Hindi ko gagawin yun sa'yo, no? Natawa siya sa sagot ng lalaki. But I want us to marry as soon as possible. But parang nagmamadali ka? Mahirap na, baka magbago pa yung isip mo.
As if naman may choice ako. Kalma ka lang, darating din yun, baka na traffic lang. Tinapik ni Doc ang kanyang balikat. Sino ba namang mag-aakala na magiging close sila ng lalaking pinagseselosan niya noon? Hindi lubos sa kalain ni Ashton na magiging kaibigan niya ito. Masaya din siya dahil wala na itong nararamdaman para kay Misty, dahil kung meron pa, hindi niya alam ang kanya magagawa. Kayo ni Mary, kailan? Pagbibiro niya naman sa lalaki. Palagi kasing bukang bibig ni Misty ang dalawa. At saka totoo naman, bagay ang dalawa, yun nga lang ay hindi magkaaminan. Maya-maya pa ay bumukas na ang pintuan ng simbahan. Nasilayan ni Ashton ang babaeng gusto niyang makasama ng habang buhay. Ang babaeng labis na nagpapasaya sa kanya. Ang nakalalay dito ay ang mami at daddy niya. Tila nagbubulungan pa nga ang mga ito. Hanggang sa nakalapit na nga sa kanya si Misty. Napakaganda nito na halos hindi na nga siya makapagsalita dahil sa sobrang paghanga. Huwag mong sasaktan si Misty, kundi kami mismo yung maglalayo sa kanya sayo. Pabirong sabi ng kanyang mami hanggang umayos na ang lahat at sinimula na nga ng pari ang seremonya ng kasal. Napakaganda mo. Palagi naman eh, kaya nga baliw na baliw ka sa akin. May tututol ba sa kasalang ito? Pagtatanong ng pari. Wala po, Father. Tuloy lang po. Nagtawa na ng lahat dahil sa sinabi ni Mary, habang ang iba naman ay naiiyak. Bago nga sila ikasal, ay labis na humingi ng tawad kay Misty ang mga empleyado niya, at dahil sa likas na may puso si Misty, ay napatawad agad niya ang kanyang mga empleyado. Ang iba ay naiiyak pa habang audience sa kanilang kasal. Father, pakibilisan daw po yung kasal, may naiinip. Sabi naman ni Ashton, kaya muling nagtawanan pero dahil sa pari, ay bumalik ang lahat sa katahimikan. Panatag na ang kanyang loob na walang makakasira sa kanila ni Misty dahil si Nikita ay nasa mental at nagpapagamot. Balita nga nila ay may pagbabago na dito. Ang ina nito ay labis na humihingi ng kapatawaran para sa nagawa ng anak na kanila namang tinanggap. Pumayag na rin siya na wag nang ipakulong si Nikita dahil sabi nga sa kanya ni Misty, ang lahat ay may chance na magbago kaya wag susukuan. Hanggang sa nasa part na nga sila ng pagbibigay ng vows. Ngayon ko lang to sasabihin pero sorry kung nahirapan ka, kung nawalan ako ng alaala. Sorry kung hindi ako gumawa ng paraan. Mabalik lamang ang aking mga alaala pero kahit ganun, alam ko na may parte ka sa buhay ko. Dahil ikaw, Ash, ikaw lang yung nagpapasaya sa akin ng sobra. Masaya ako na nagsimula na tayong magkaibigan at ngayon ay mag-asawa. Naiiyak pa ito kaya ang iba ay naiiyak din. Hindi ko kailanman pinagsisihan na minahal kita kahit na nakalimutan mo pa ako. Dahil handa akong gawin yung lahat para lang maalala mo ko ulit. Because I love you, Misty, more than my life. And I'm willing to marry you in any churches. That's how much I love you. And I will love you till my very last breath. At sinabi na nga ng pari na, I pronounce husband and wife. You may kiss the bride. Halik na puno ng pagmamahal ang binigay ni Ashton at nagpalakpakan ng mga tao sa loob ng simbahan. Ang naging regalo ng magulang ni Ashton sa kanila ay sariling bahay para sa bubuin nilang pamilya na kinatuwa naman nilang mag-asawa. Pumupunta pa rin naman siya sa company pero hindi na siya pinagtatrabaho ni Ashton dahil pagkatapos ng kasal nila ay buntis agad siya. Kaya nandoon lamang siya sa company, kumbaga moral support dito. At gusto din ng lalaki na palagi siyang nasa tabi na to. Ang iba nga ay nakikisana all na lang dahil sobrang sweet daw nilang dalawa na nakakaingit. Lalaki ang naging anak nila Ashton na ikinatuwa naman nilang pareho. Ganon din ang magulang at ng kambal na kapatid ni Ashton. Masaya ang mga ito para sa kanila at todo support din. Pati si Mary at Duke ay ganon din at may something na ang dalawa. Mukhang ang mga ito ang susunod na ikakasal. Ngayon, alam niya na habang buhay na siyang pag-aari ni Ashton dahil sa kasal na sila at may anak na rin. At wala naman siyang pinagsisisihan doon dahil sobrang mahal na mahal niya rin ang lalaki at ang kanilang pamilya. Si Ashton ang nagbigay buhay sa mundo niyang dati ay walang buhay at matamlay. At tama nga sila, nakakalimot ang isip ngunit hindi ang puso. Ang mga pagsubok na kanyang naranasan na nagbigay aral sa kanya ay habang buhay niyang dadalhin. Hindi man naging madali ang love story nila ni Ashton, ay at least happy ending naman yon at iyon ang importante.